Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon, January 27, Saturday, alas 4:03 dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan ngayon ay faith alone. At affirmative dito ang ating kapatid na Baptist. At negative naman ang Catholic dito mga kapatid. So before natin simulan ang ating debate, siyempre, shoutout muna dyan sa ating live. Please share yung ating live streaming ngayon. At live na live tayo sa Facebook at YouTube mga kapatid. Sa Facebook, sa profile ko yan, Russia Vista, search nyo lang. At sa YouTube, search nyo lang Russia TV mga kapatid. At mapapanood din tayo dyan. So, ang ating setup ng debate mga kapatid ay... sa first statement, first stand, meron tayong 15 minutes. Okay lang ba sa iyo to? Affirmative. Nagre-request pala yung ating negative na at least 15 minutes. Okay lang ba sa iyo yan? Bro. Bro, negative? Bro, John? Kailan ba sa'yo yan? Ano po yan? Nag-request kasi yung ating negative na at least 15 minutes yung presentation. Pero same pa din, 7 minutes and cross. Sa rebuttal, 10 minutes na lang at 5 minutes yung ating final conclusion. Okay lang ba sa'yo? Okay. Okay, so ito yung arrangement natin mga kapatid. Pwede po, pwede. Thank you, bro. At ang ating rules na gagamitin, yung standard rules natin sa Russia TV. Rule number one, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number two, kung close-ended ang question, kailangan sumagot doon sa categorical muna or doon sa pagpipilian bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4 mga kapatid, sagutin ang tanong na naayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng noun or kung saan mababasa, chapter and verse, ganun tayo sumagot ha. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung tinatanggi niya na hindi pa niya nilatag yan, next question niya yan, automatic next question na yan, ako yan, at sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, by the way mga kapatid, bakit ginawa namin ang rule number 5 na ito? For your information lang mga kapatid, ang rule number 5 kasi ginawa namin ito dahil napapansin namin ang ibang debater hindi nakikinig sa presentasyon ng kanilang katunggali. So, gusto namin na doon sana talaga sila magtanong sa na-present ng ating mga katunggali. Kaya ginawa namin ang rules na ito na dapat doon lang muna magtanong. At I hope doon din sa mga debater na i-practice na ito. Dahil napaka-importante ang first presentation talaga. Pero doon sa rebuttal, doon ka na pwedeng magtanong sa hindi niya nilatag. However, kung... sinasagot naman ng kabilang panig kahit hindi mo nilatag. So, okay pa sa akin yan. Okay na okay yan. So, meron lang akong nilagay na rule number 5 para doon sa specific presentation yan. So, sa mga viewers natin, yan yung purpose ng rule number 5 natin. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng dalawang warning sa akin. Bakit dalawang warning? Dahil bihirang-bihira talaga akong magbigay ng warning mga kapatid. So, dalawa lang yan. Either bawasan ko ng 1 minute or daragdagan ko ng 1 minute. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan sunod-sunod na objection. At during final conclusion, no objection yan at ako lang yung pwedeng pumigil sa salita ng ating mga debater. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang any na attacking naglalarawan sa physical na itsura. Gaya ng walang utak,
Parang ganun. Parang nagdi-determine sa mga parts ng body. Pero pag wala doon, mga kapatid, I am very open pa doon sa mga salita na yun, ha. Like, mali kayo or sinungaling ka. Ayan. So, pwede pa yan sa akin. Pero yung pagmumura, syempre, hindi pwede yan. So, rule, at kasama na din yan yung out of topic. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko, talo ka na. Or paano kung mabasa ko, ganito yung gagawin mo. So, hindi ko pinapayagan may tanong yan dahil sa history ng debate, mga kapatid, wala talaga tayong natatapos pag ganyan. Magiging end na lang yung debate, parang ganun, talo ka na, blah, blah, blah. So, hindi ko pinapahintulutan yan, mga kapatid. Rule number 10, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa mga nabanggit? Yes po, kuya. Mother. Okay. At sumasang-ayon ba ang ating negative din? 100% din. Alam sa Rio, opo. Okay. At yun yung ating confirmation. By the way, mga kapatid, meron tayong halos 90 live viewers ngayon. This is a very nakaka-surprise, no? Kasi marami pala talagang nanonood ngayon sa debate na ito. Maraming salamat sa pag-suporta. Pwede kayong mag-comment dyan, mga kapatid, dahil mamaya babasa ako ng ilang comment after ng cross. So maraming salamat sa pag-suporta. Again, ang topic ngayon ay patungkol sa faith alone. So sa mga hindi nakakakilala sa ating debatista, mga kapatid, ipakilala ko muna sila at unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Okay, magandang hapon po sa lahat. Ako po pala ay si Brother Brian po, taga Iloilo. At ako po ay membro ng Patumbay Bible Baptist Church dito po sa Iloilo. At ako po ay tatayo sa temang Faith Alone bilang affirmative po. Ako po ay malugod ng ating Panginoon. Salamat po. Okay, at syempre ang tatayo din bilang negatibo. Pakilala ka, kapatid. Hi, hello mga kapanalig at hindi ko kapanalig dyan. Magandang hapon po. Thank you sa mga sa pag-suporta nyo sa amin ngayon, ngayong araw. Ako si Sanrio, tumatayong Catholic Defender at negative pagdating sa faith alone. Salamat po sa inyong suporta. Pagdasal nyo po kami. Bye-bye. Okay, so mga kapatid, yan po ang ating mga debater, mga bata pa ito. So probably makakakita tayo ng bagong estilo, bagong mga pagpapatunay, bagong argumento at bagong kumbaga new era ng debate, mga kapatid. So bibigyan ko ng 15 minutes sa unang pagpapahayag yung ating kapatid na affirmative, Brother John ng Baptist. 15 minutes, bro. Your time start now. Nakamute ka, bro. Parang nakamute ka. Ay, sorry. Proceed, bro. Ayun. Magandang hapon po sa ating lahat ngayon na nanonood dito po sa may Russia TV, sa ating pong pag-uusap patungkol po sa faith alone. Ng faith ang pananampalataya lamang po ang nakakapagligtas sa atin. Una, atin po munang tukuyin. Ano po ba ang kaligtasan sangayon po sa Biblia? Ang kaligtasan po ating pag-uusapan na hindi po kaligtasan sa gutom, kaligtasan sa sakit, kundi ito po ay kaligtasan ng atin pong kaluluwa. Ang kaligtasan po ito po ay ang hindi napagpunta ng isang kaluluwa o ng isang tao sa impyerno na tinatawag ng Biblia na eternal death. Ang kaligtasan din po, ito po ay pagtanggap ng eternal life o buhay na walang hanggan po sangayon sa Biblia. Kaya po sa ating debate na masasaksihan, bauna ko lamang po, una ay dapat po makita natin bilang mga tagapagpanood po ang ating hurado sa pag-uusap pong ito. Una-una pong titignan natin yung consistency na tinatawag. Yung consistency niya sa pagsasagot at sa kanya pong topic. Pag ito po ay hindi natin nakita, automatically po ay hindi niya po napatunayan ang kanyang topic. Pangalawa, bilang negative po, siya po ay dapat niyang i-debunk o i-deny o pamalian ang aking mga premises na ilalatag, or else
Pag hindi niya po ito na deal o hindi niya po ito na pamalian, automatic po ang aking conclusion ay tatayo po bilang biblical. Una, ngayon po, bakit nga ba ang kaligtasan ay faith alone o pananampalataya lamang? Unang punto po, mga kapatid, mga kaibigan, ang kaligtasan po ay faith alone dahil si Kristo po ang buhay na walang hanggan at ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Mababasa po natin yan sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Sabi po dyan sa English, King James Bible po, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Dito po sa talatang ito, makikita natin ang pagsagot ng ating Panginoong Hesukristo at magpapakilala. Siya po ang daan sa kaligtasan, siya po ang katotohanan, at siya po ang buhay na walang hanggan. Wala pong makakapunta sa Ama kung hindi po dahil sa Anak, yun po ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi pa po sa unang Juan 5:11, and this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Unang-una po makikita natin bakit ang kaligtasan po ay by faith alone dahil si Kristo po ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Sabi po ng unang Juan na ating binasa, 5:11, ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng walang hanggang buhay. At itong buhay po ay nasa Kanyang Anak. So yun po ang unang premise. Bakit faith alone? Dahil si Kristo po ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Number two, kung si Kristo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, number two, therefore, sapat na na matanggap siya ng tao para maligtas. Yan po ang ating makikita sa sunod na talata ng unang Juan 5:11 hanggang 12. Simulan po natin sa 11. Sabi dyan, and this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son, nasa ating Panginoong Hesukristo. Ano pong logic ng Bible? Verse 12. He that hath the Son hath life. Siya po na merong anak ng Diyos sa kanyang puso, sa kanyang sarili. Siya po na merong anak ng Diyos ay merong buhay. Dahil ang buhay nga po, sangayon sa Biblia, ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kasunod po, and he that hath not the Son of God hath life. Ito lang po ang logic ng Biblia. Dahil si Kristo po ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan, at ang buhay po ay nasa Kanya. Pag iyong tinanggap ang anak, ang Panginoong Hesukristo, ay iyon na rin pong natanggap ang buhay na walang hanggan. Dahil sabi nga po, siya po ang kaligtasan, siya po ang daan, siya po ang buhay. Therefore, we can conclude na pag iyong natanggap si Kristo, ay natanggap mo na rin po ang buhay na walang hanggan. Sang-ayon po sa unang Juan 5:12. Pangatlong premise, una, dahil si Kristo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, therefore, sapat na matanggap siya premise number two, therefore, sapat na matanggap siya ng tao para maligtas. Premise number three, kung sapat na natanggapin siya ng tao para ang tao ay maligtas, therefore, sapat na rin natanggapin siya sa pamamagitan ng pananampalataya para ang tao ay maligtas. Kunin po natin yung logic ng Biblia. Ito po sa binasa natin kanina, ang unang Juan, kapitulo 5, versikulo 11. Basahin natin hanggang 13 para makuha po natin yung logic ng Biblia. Sabi sa verse 11, at ito ang patotoo, and this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His hand. Ang buhay po ay na kay Kristo, dahil siya po ang buhay na walang hanggan. Number 12, verse 12, He that hath the Son hath life. Dahil si Kristo po ang buhay na walang hanggan, pag tinanggap niyo po siya, meron ka ng buhay na walang hanggan. Pero babala ng Biblia, and he that hath not the Son of God hath not life. Yun lang po ang logic ng Biblia, mga kapatid, mga kaibigan. Dahil si Kristo ang buhay na walang hanggan, pag tinanggap mo siya, matatanggap mo na rin ang buhay na walang hanggan. Ngayon, verse 13, ito po sabi ni Apostol Juan, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Sinulatan niya po yung mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Anong sabi niya? That ye may know, upang inyong maalaman, that ye have eternal life. Ayon. Bakit nasabi ni Apostol Juan na meron na silang buhay na walang hanggan? Simple. Dahil kanila pong tinanggap ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid, mga kaibigan. Yun po ang logic ng Biblia. At dahil po, si Kristo ang buhay na walang hanggan,
pag tinanggap mo siya, natanggap mo na ang buhay na walang hanggan, at matatanggap lang siya sa pamamagitan ng pananampalataya. At same writer po, in the book of John, chapter 3, verse 15, kaya po pala nasulat ito ni Juan, at sinabi ni Kristo, that whosoever believeth in Him, kay Kristo, should not perish. Hindi na po mapupuntang impyerno yan. Bakit? But have eternal life. Ang linaw naman po, mga kapatid, mga kaibigan, ng requirement para ikaw ay makatanggap ng buhay na walang hanggan at hindi ka na mapahamak, pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya po ang buhay na walang hanggan, siya po ang kaligtasan ng tao. Therefore, pag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya, alinaw sabi ng Biblia, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ano pa po? Verse 18, sa ilalim lang po ng talatang ating binasa, verse 18, sabi po dito, He that believeth on Him, siya na sumampalataya sa Kanya, is not condemned. Hindi na po mapapahamak. Ito po yung sinasabi natin kaninang kaligtasan, na ang buhay ng ang kaluluwa ng tao o ang tao mismo ay hindi na po mapupuntang impyerno. Ano sabi ng Biblia? Anong rason? Bakit hindi na siya mapupuntang impyerno? Dahil siya po ay sumampalataya sa ating Panginoon. Ano po ang karugtong? But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ayun po mga kapatid, mga kaibigan. Bakit ang tao hindi naligtas? Dahil hindi sumampalataya sa Panginoong Jesus. Pero pag ikaw ay sumampalataya, tinanggap mo siya sa pamamagitan ng pananampalataya, si Kristo Jesus, pag iyong tinanggap, dahil siya ang buhay na walang hanggan, therefore, natanggap mo na rin po ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mga kaibigan, kaya kami po ay tumatayo at naniniwala na ang turo ng Biblia ay faith alone. Bakit? Because salvation is in Christ alone. Hindi po natin pwedeng tanggapin si Kristo sa anumang paraan maliban sa pananampalataya. Yan po ang hinihingi ng ating Panginoong Hesukristo, ng Panginoong Diyos, na ikaw ay sumampalataya sa Kanyang anak. Yun po ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, may mga tao ba sa Bible na naligtas by faith alone? Pananampalataya lang. Meron po, Luke chapter 23, verse 42 to 43. Luke chapter 23, verse 42 to 43, ito po ang sabi ng Biblia. Ang kausap po dito, ang sinasalaysay po dito ni Juan, ay ang sinabi ng kasama ni Jesus sa krus, nakawatan. Ito po ang sabi niya. And we indeed justify, for we receive the due reward of our deeds, verse 41, but this man hath done nothing amiss, sabi po ng magnanakaw. Verse 42, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Yun lang po ang sinabi ng magnanakaw. Siya lang po ay sumampalataya na kung ang Panginoong Jesus man raw ay bumalik sa kanyang kaharian, ay isama siya. Ano po ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Verse 43, And Jesus said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Today thou shalt be with me in paradise. Oh, pananampalataya lang ba ang meron siya? Pananampalataya lang po. Dahil wala naman po siyang works. O kung ano man po dyan ang idadagdag natin sa pananampalataya, hindi po yun makakapagligtas. Ito pong magnanakaw na ito ay naligtas. Sinama ni Kristo sa paraiso dahil po sumampalataya. Eh mga palusot po ng ating mga kaibigan, eh dahil hindi siya ni-require ng good works kasi daw hindi na siya makakababa pa sa krus. Kaya daw wala ng baptism or something pa na idadagdag. Faith alone lang daw. Kasi nakabitin daw siya sa krus. Isa pa pong patotoo na meron pong tao na hindi na naligtas po by faith alone lamang. Ito po ang makikita natin. Mga tao po na taga Epeso. Epeso, kapitulo 2, versikulo 8. Ito po ang sabi ang ating mababasa rito. For by grace ye are saved through faith. Oh, sa biyaya ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, kayo'y naligtas sa pananampalataya. O, malinaw naman po yan. Ngayon, yung faith ba na ito, merong gawa, merong pang dinagdag? Hindi po, bakit? Ang karugtong po, for by grace ye are saved through faith,
And that not of yourselves, sa ating pong sarili, hindi po tayo maliligtas. Biyaya lamang po ng Panginoon, kaya tayo naligtas sa pananampalataya. Ano pa? It is the gift of God. Regalo po ng Diyos ang kaligtasan. Therefore, ang regalo na yun, ito po ang buhay na walang hanggan. Yun po ang Panginoong Hesukristo. Na pag iyong tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay maliligtas. Yun po ang malinaw sa Biblia. Ano pa po ang karugtong verse 9? Ito ba ay may gawa? Verse 9. And not of works. Napakalinaw naman po. And not of works, lest any man should boast. Wala pong gawa ang kaligtasan dahil biyaya po ito ng Panginoon. Regalo po ito ng Panginoon. At hindi po magiging regalo ang kaligtasan kung mayroong works. Ano po? Ito po ay magiging reward. Hindi na po yan biyaya. Oh. Kaya po kami tumatayo. Bakit faith alone? Unang premise, dahil si Kristo ang buhay na walang hanggan at kaligtasan. Number two, kung si Kristo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, therefore sapat na na matanggap siya ng tao para maligtas. Yan po ang 1 John chapter 5 verse 12. Ano pa po premise number three? Kung sapat na pala natanggapin siya para maligtas, therefore sapat na rin na sampalatayanan siya ng tao para ang tao ay maligtas. Yun po ang verse 13 ng 1 John chapter 5. Ito po ngayon ang tatlong premise na ito ang dapat gibain, dapat i-deny, i-debunk ng ating kausap. Pamalian niya na si Kristo ay hindi buhay na walang hanggan. Pamalian niya na ang pagtanggap kay Kristo ay hindi sapat para ang tao ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. At pamalian niya na hindi sapat ang pananampalataya para matanggap si Kristo. Pag ito po ay hindi na-deal ng ating kausap, automatic po tatayo at tatayo ang faith alone na doktrina. Okay? Mga kapatid, mga kaibigan, yun po ang dapat pamalian ng ating kapatid. At ngayon, ating pa pong makikita dito. Public faith alone lamang dahil ito po ay biyaya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, malinaw po sa Biblia. Wala pong tao na maliligtas maliban sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit po faith alone? Because salvation is in Christ alone. Wala ka pong dapat gawin. Halimbawa lang po, patapos na po ang ating time. Halimbawa, ikaw po ay nalulunod, hindi ka marunong lumangoy. Dumating ang Savior, tagapagligtas, para ikaw ay iligtas. Anong gagawin mo? Wala. Ikaw po ay sasampalataya lang sa Savior na yon. Ikaw po ay magtitiwala lang sa Savior na kaya ka niyang iligtas. Kasi wala ka naman pong magagawa para iligtas ang iyong sarili. Sabi ng Epeso, it is not of ourselves. It is not by works. Ito po ay sa pananampalataya lamang. Ang mga tao po, para sa akin, ang mga taong hindi naniniwala sa faith alone, ay hindi naniniwala na si Kristo ay enough na para sa kanilang kaligtasan. Na ang ginawa ng Panginoong Hesukristo ay hindi sapat. Kailangan pa nilang dagdagan. Yun po ang aking paniniwala sa mga taong naniniwala doon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pagpatindig, malinaw po ang kaligtasan ay sa pananampalataya. Salamat po. Okay, at dyan po natatapos ang first 10 ng ating affirmative, mga kapatid. Brother John ng Baptist, at dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Saset ko lang yung kanyang time. Ayan. So 7 minutes, San Reyo ng Catholic, your time start now. Unang tanong, nagbigay ka ng definition ng salvation. The question is, anong taon nagsimula ang kaligtasan sa ilalim ng Kristyanismo? Kasi nagbigay ka ng definition. So dapat alam mo kung anong taon nagsimula ang kaligtasan na pumasok ito sa Christianity. Anong taon to nagsimula? Nakamute ka bro. Time stop mo na. Ay, sorry po. Sige bro. Proceed. Ang kaligtasan ay nangyari na ang Panginoong Hesukristo po ay naipako sa krus. Na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay maliligtas. Yun po ang sabi ng Biblia. John chapter 3. Time stop mo na. Objection natin. Negative. Ano yan? Ang tinatanong po, definition ng kaligtasan, anong taon pumasok ang kaligtasan sa ilalim ng Kristyanismo? Okay. Sagot. Okay, so ina-analyze ko yung objection mo. Naghahanap ka ng taon, year,
Bro, Jan, meron kang counter objection dun, bro, or hahatol na ako? A counter objection po. Sige, bro. Sinagot ko po ang sagot niya, ang tanong niya, na ito po ay nung namatay ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, natanong niya po taon, ay hindi ko po alam. Pero ang sagot ko po, ito po ay nangyari nung Panginoong Hesukristo ay naipakos. Okay, bro. I-continue mo yung sagot mo, bro, para ma-on ko yung time. Wala naman problema. Sumagot naman yung ating affirmative doon sa tanong. So, proceed ka, bro. Paliwanag, bro. Okay, tinatanong niya po tayo ng taon. Hindi ko po alam kung anong taon po. Ito po ang sabi ng Biblia. Pumasok ang kaligtasan na ang Panginoong Hesukristo po ay naipako sa krus. Hindi po kung anong taon. Ang importante ay kung kailan pumarito ang Panginoong Hesukristo, doon po dumating ang kaligtasan. Romans chapter 5 po yan. Next question. Next question. Next question. Ang sabi mo si Kristo ang kaligtasan. Tanong. Anong taon nagturo ng faith alone si Kristo kasama ng mga alagad? Anong taon? Sagot. Simula po nung si Kristo ay pumarito, nagsimula na po ang faith alone. Sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa akin ay maliligtas. Time stop muna. Okay, another objection ito. Negative, ano yan? Nag-define siya si Kristo ang kaligtasan. Alam niya kaligtasan si Kristo. Ang tanong, anong taon nagturo ng faith alone si Kristo kasama ang mga alagad? Sagot, taon. Okay, again, I think ang hinahanap ni Sanrio dito yung taon o year. Bro, Jan, meron kang counter objection dun, bro, or hahatol na ako? A counter objection po. Wala pong taon. Sagot okay. Ko po, nung pumarito ang taon. Sige, bro, tinatanggap ko yan na valid answer, ha? So, 20 seconds, bro, para sa yung pagsagot doon, bro, sa pagpapaliwanag, bro. Proceed ko, bro. Okay, ang tanong niya kasi kung anong taon. Ewan ko po kung alam niya kung anong taon pumarito ang Panginoong Isus. Malinaw po yan ang sabi ng Panginoong Kristo sa Romans chapter 5. Nang siya po ay naparito rin po ang kaligtasan. No? For by one man offense, death reigned by one, next much question. More day which receive offense. Next question. Sabi mo, tanong, si Kristo ang buhay na walang hanggan at ito'y tinanggap ng mga tao, faith alone. Sabi mo kanina, tanong, anong taon tinanggap ng mga tao ang aral ng faith alone? I repeat, anong taon tinanggap ng mga tao ang aral ng faith alone? Sagot. Sagot, bro. Objection po. Time stop. Okay, objection natin, affirmative. Ano yan? Kung tatanungin niyo po ako ng taon, hindi po naisulat yun sa Biblia. Ewan ko po kung alam niya. Okay. Meron ka bang counter objection doon, San, or hahatol na ako? Objection po ako. Ano yan? Sa panahon ni Kristo, meron na sa Hebrew calendar, dapat alam mo ang taon kung kailan nagsimula yung faith alone na yan. May Hebrew calendar, may kalendaryo na sa panahon ni Kristo. Okay. Alam mo dapat ang sagot. Okay, so objection ko. Okay, so ganito yung decision natin. Malinaw naman yung sagot ng ating affirmative doon sa pagpapatunay. Bibigyan ko na lang ng time si Bro Jan na sumagot doon. At valid naman yung answer niya doon sa event doon sa kailan, ha? Bro Jan, pasok mo yung 20 seconds na sagot mo, bro, sa previous na tanong. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, tinatanong niya kung kailan dumating yung faith alone doctrine. Nung pagparito po ng Panginoon sa panahon, pangalang po ni John the Baptist, tinuro niya na po, si Kristo nagturo, ang sino mang sumampalataya sa akin ay maliligtas. Ewan ko po kung anong kinalaman ng taon sa kanya pong kaligtasan. Next mga question. Kapatid, next question. Next question. Panaysabi ka kanina pa, ang buhay na walang hanggan. Wait, alone tayo. Tanong, ang buhay na walang hanggan ba at ang pananampalataya lang ay iisa? Yes or no? Ay, hindi po iisa. Ang pananampalataya po, ito po ang ni-require ng Diyos para makatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Malinaw po yun sa Biblia, John chapter 3 verse 15. He whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. Malinaw po yun sa Biblia. Next question. Next question. Question.
Ang sabi mo, si Kristo ay dapat tanggapin ng tao sa anong paraan? Pananampalataya o pananampalataya lang? Malinaw po, pananampalataya lang, yun po ang nirequire. Again, John chapter 3 verse 15, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. Ewan ko pa po kung meron ka pang makikitang nirequire sa John chapter 3 verse 15 maliban sa pananampalataya. Next question. Next question. Ang alagay, utang isang pago ay minartir at pinatay. Ano ang bitbit-bit nila? Pananampalataya lang o kalakip ang gawa dahil pinugutan sila ng ulo sa ilalim ng mga pagano? Sagot, ang kanila pong pagiging martir, yun po ay bunga ng kanilang pananampalataya. Sino naman po ang tao na mapapapayag na pupugutan siya ng ulo kung hindi siya, wala siyang pananampalataya sa kanyang sinusunod? Mga kapatid, mga kaibigan, sabi ng Biblia, we must walk by faith. Sila po ay namuhay sa pananampalataya, kaya sila po ay naging martir. Next kaya question. Po nagbunga ng gawa. Next question. Ang pagkakbo o pag hindi ba yan ilalakipan yung paggawa o pagsunod? Walk by faith, paglalakad. May gawa o wala? Pakiulit po yung tanong, medyo choppy. Time stop po na, time stop. Bro, I think may electric fan ka ba dyan, bro, dyan? Wala po, siguro yung hangin lang. Oo, kasi parang natatabunan yung boses ni San doon sa background hangin. Bro, San, meron ka ba ding hangin dyan or electric fan? Wala naman. Okay, so ulitin na lang natin yung tanong, naka-time stop naman. Pakiulit-ulit. Nagsabi ka ng walk by faith. Ang salitang walk by faith ba, nilakipan yan ng paggawa kasi walk. O tinignan lang. Ano ba yung walk? Paggawa o hindi? Sagot. Ang walk po ay pamumuhay na ang tao ay mamumuhay sa pananampalataya at ang tunay na pananampalataya po magre-resulta yan ng gawa. Next question. Next question. Sabi mo, ang pananampalataya ay nagre-resulta ng gawa. So tinatanggap mo na ang pananampalataya ay dapat magresulta ng paggawa. Yes or no? Sa'yo galing yan. Tama po. Pero ang usapan, ang ating pong topic ay kaligtasan. Malinaw po yan sa Biblia. Ang kaligtasan ay sa pananampalataya at ang tunay... Time stop muna. Objection natin, nahin natin. Negative, anong objection? Hindi po ang usapan namin ay kaligtasan. Ang usapan namin ay faith alone. Wait, sinabi wait, niya wait lang, na ang pananampalataya nagre-resulta ng paggawa. Bigla siyang nag-backslide na kaligtasan wait lang, na aming pag-uusapan. Wait lang, San. Stop muna. Kasi hindi kita pinapatuloy kasi parang sinasagot mo yung sagot niya ba. Ngayon, doon ka na lang sa time mo, San. Either sang-ayon ka doon or hindi sa sagot niya, yun yung sagot niya doon sa tanong mo. So, continue lang tayo muna sa tanong, ha? Magtanong ka lang, San. At since na-interrupt si Brother John doon, bibigyan ko siya ulit ng 20 seconds sa pagsagot. Bro John, ipaulit ko na ba pa ba yung tanong or proceed ka na, bro? Okay lang? Sasagot na lang po. Sige, bro John. 20 seconds, bro. Pasok mo yung sagot mo, bro. Masabi niyo po, hindi daw kaligtasan ang topic. Yun po ang hamon ko sa kanila. Tatayo ako na ang kaligtasan ay by faith alone. Kaya po yun yung malinaw. Ang kaligtasan po ay by faith alone. Sa pamumuhay po, ang ating pananampalataya bilang Kristiyano ay magbubunga yan ng mabubuting gawa. Next question. Next question. Next question. Yung namamalakaya ba ang 12 alagad para ikalat ang Christianity, naglakip ba sila ng gawa para ikalat ang pananampalataya? Yes or no? Again, kaligtasan po ay pananampalataya. Yes po. I mean, time stop muna. Okay, objection natin, negative. Categorical po yung tanong ko. Uulitin ko yung tanong. Ang sabi ko sa iyo, yung namalakaya ba yung 12 apostles para ikalat ang Christianity, gumamit ba sila ng paggawa para mamalakaya o pananampalataya lang para mangaral ikalat ang Christianity? Yes or no? Okay, yung objection ni San Bro dito, yung categorical muna na yes or no.
bago ka magpaliwanag dito, bro. Jan, meron ka bang counter objection doon, bro? Or ready ka nang sumagot sa yes or no? Counter objection po. Sige, bro. Again, nasa rules po, yung itatanong po ay naasang ayon sa nilatag. Wala po kung nilatag ng mga 12 apostles ay namamalakaya. Kaligtasan po ang aking nilatag. Okay, so ito yung ating decision. Ibabalik ko to sa iyo, Jan. Since sinasabi mo na hindi mo pa nilatag yan, ini-next question mo ba yung tanong na yon or sasagot ka dun, bro? Next question po ako. Next question. 50 seconds. Next question. Last next week, question. Faith, ano? Dalagan mo ako ng sitas na may mailalatag ka na pananampalataya lang. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection natin, affirmative. Ano yan? Yung hamon niya po ay basahan ako. Ito po ba ay running habang ako'y nagbabasa? 20 seconds yan, bro. However, depende yan kung paano mo sagutin. Ngayon, sasagot ka ba doon sa ano niya? O kung hinahanapan niya po ako ng babasahin, babasahin ko po sa kanya na pananampalataya lang. Yes, bro. Pero 20 seconds lang yan, bro, ha? So, proceed ka, bro. Sasagot mo. Okay. Hinanapan niya po tayo na pananampalataya lang or faith alone. Ito po mababasa natin sa The Living Bible, Romans chapter 4, verse 12. And Abraham is also the spiritual father of the Jews who have been circumcised. They have seen from his example that it is the ceremony that saves them. For Abraham found favor with God by faith alone before he was circumcised. Next question. Luke 23 verse 42 to 43, nilatag mo to. San dito mababasa ang faith alone? Kasi sabi mo faith alone to. San mababasa rito, letra for letra, ang faith alone sa Lucas 3 versikulo 42 hanggang 43? Time na time, 7 minutes time. Okay, so running time yan, mga kapatid. At shout out muna sa ating nasa live. Basa muna tayo ng comment, mga kapatid. Yung nahahagip ko lang dito sa dashboard ko, ha. So, shoutout kay Genevieve Orsolino. Napaka-basic naman, literal na literal ang pagkaintindi mo. Grabe, sa Bible ka lang bumabase. Shoutout kay As You Were. Akala ko faith alone lang ang topic. Bakit mayroong pagtanggap na kay Kristo? At shoutout din kay Agaara King. Andun na ang founder ng Baptist sa impyerno. Shoutout din kay Lester Bisaya. James 2:26, for the body without spirit is dead. So, faith without work is dead also. Shoutout din kay Aaron De Bonifacio. Excuse me. Faith in Christ, kailan na ng pagsunod dyan? Hindi basta faith ka lang, okay, ox na. Ayan. So shoutout din kay Jarim Boreal. Hindi porket tinanggap ko si Kristo kung wala naman akong gawa, wala pa rin. Shoutout din kay Bong Mama Sapano. Anong pala pagkakaintindi nyo dyan sa pananampalataya, paniniwalaan ng na Diyos din si Jesus na katambal ng kanyang Diyos? Okay, mga Muslim ito. Ayan. Shoutout din kay Ren Yang May. Pananampalataya lang ba ang kaligtasan? James 2 verse 22 to 26 sabi niya. Leonor Flores, yes, naniniwala ka nga kay Panginoong Yesu Kristo, pero in way, kung sa pananampalataya mo, ipakita how. Ayan, sabi niya. At Junel Pristine, maling interpretation na naman. Ha, ha, ha. At meron tayong 324 comments na hindi ko mababasa ito lahat. Shoutout pala kay Pastor Ray Ann Fuentes, kay Pastor Alexander Santos, Pastor Dino Diaz, mga kapatid, Pastor Schenker, mga kapatid ng Baptist, Pastor James or brother, I don't know kung pastor na si Brother James Orianciada, mga kapatid. At shoutout din kay Montes Gerald Soriano. Hi po, pa shoutout. Happy viewing sa lahat. Meron tayong 180 na live viewers. Ali Baradas, itong magandang iharap laban sa Russia TV si Camacho, tapos about kay Ellen G. White. Ayan. So hope maka-ano din tayo ng topic diyan. Cora Adams, no faith alone, it needs works, holy confession, holy communion, and etc. At sabi ni Pastor Ian Puentes, iiyak yan sa next cross examination. Ayan, so mga kapatid, dako tayo sa ating first presentation ng negative
Sanreo ng Catholic. Bibigyan kita ng 15 minutes. Your time start now. Isa sa malaking problema sa pagdating sa doktrina ng faith alone o yung manampalataya ka lang, yan ay hindi nakasaad sa Bible. Sa katunayan, sukang-suka ang banal na kasulatan dyan. Gagamit ako ng sitas. Santiago 2:14-26. Ayon kay Santiago 2:14. Mga kapatid ko, kung sasabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, subalit wala siyang mga gawa, ano ang pakinabang noon? Maliligtas ba siya ng pananampalataya? Ayon kay Santiago, kung sasabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, subalit wala siyang gawa, ano ang pakinabang noon? Maliligtas ba siya ng pananampalataya? Unang sitas, ano ang nilalahan? Unang sitas pa lang, nagpre-question na si Apostol Santiago pagdating sa faith alone, no? Kasi sukang-suka ang mga alagad sa doktrina ng faith alone. Saan nyo ba kinuha ang faith alone doctrine, mga Baptist? Sa Bible nyo kinuha yan. Kaya nga, mga Bible alone kayo. Kaya sorry na lang, my dear, hindi Bible si Apostol Santiago. Dahil hindi pa buo ang Bible nung nangaral ang mga apostol. Ayon kay Santiago 2:15, maaaring ang isang kapatid na lalaki o babae ay walang damit o kinukulang sa pang-araw-araw na pagkain. Ano ang sabi ni Santiago? Ang isang kapatid na lalaki o babae ay walang damit o kinukulang sa pang-araw-araw na pagkain. Ano ang ibig sabihin nito? Kinukulang sa pananampalataya ang ating kapatiran dahil hindi lubos ang pagpapakain ng aral sa kanila. Kaya sila kinakapos ng kakanin sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng pananampalataya lang. Sumunod, Santiago 2:16, anong sabi ni Santiago? At ang isa sa inyo ay nagsabi sa kanila, humayo kayo ng mapayapa, magpainit kayo at magpakabusog. Ngunit hindi mo naman ibinigay sa kanila ang mga kailangan ng katawan, ano ang kapakinabangan noon? Sabi ni Santiago, bigyang diin Sanrio, magpainit kayo at magpakabusog. Ngunit kung hindi mo naman ibinigay sa kanila ang mga kailangan ng katawan mo, ano ang kapakinabangan nun? Ano ang ibig sabihin ng sitas na to? Magpainit kayo ng pananampalataya nyo at magpakabusog kayo sa pamamagitan ng aral. Ibigay mo ang katawan mo sa pamamagitan ng paggawa para magkaroon ka ng pakinabang. Busugin mo sila sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila, at mapapakain mo sila ng pananampalataya kung lalakipan mo ng gawa, hindi lang tititigan, kumilos ka. Meron bang nagpapakain na hindi kumikilos o gumagawa? Ano yan? Wow! Magic! Dito tayo sa sinabi ni Apostol Santiago. Santiago 2:17. Ganyan din ang pananampalataya kung wala itong gawa. Ito ay patay sa kanyang sarili. Malinaw sa sinabi ni Santiago, kung wala itong gawa ang pananampalataya, ito ay patay sa kanyang sarili. Patay sa kanyang sarili ang pananampalatayang walang gawa. Patay sa kanyang sarili ang faith alone. Kaya, ipanalangin natin ang mga patay, mga kapanalig. Rest in peace. Ayon kay Apostol Santiago 2:18, maaring may magsabi, ikaw ay may pananampalataya, ako ay may mga gawa. Ipakita mo ang iyong pananampalataya na wala ang iyong mga gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sabi ni Santiago sa 2:18, ipakita mo ang iyong pananampalataya. Wala ang iyong gawa. Ikaw yan. Nakausap ko. Ngayon, sabi ni Santiago, natatayo sa harap mo. Ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Si San Santiago, isang apostol, ay nananampalataya na nilalakipan ng gawa. Ayon mismo yan sa apostol. Maging si Apostol Santiago ay nagpapakita ng pananampalatayang may gawa. Kaya hindi maaaring ang mga apostol ay maging faith alone.
Dahil unang-una, ang Simbahang Katoliko, which is the Catholic Church, ay isang apostolic church na may apostolic tradition, na may apostolic succession, at hindi yan pwedeng maging faith alone. No? Dito tayo sa 2:19, sabi ni Apostol Santiago, nananampalataya kang iisa ang Diyos, iisa, Trinity, tatlong persona, iisang Diyos. Nananampalataya kang iisa ang Diyos, mabuti ang iyong ginagawa. Maging ang mga demonyo ay nananampalataya at nanginginig din. Ayon sa sinabi ni Apostol Santiago 2:19, nananampalataya kang iisa ang Diyos, iisa ang Diyos, hindi sinabing isa ang Diyos. Iisa. Trinity. Tatlong persona, iisang Diyos. Mabuti ang iyong ginagawa. Maging ang mga demonyo ay nananampalataya at nanginginig pa. Ang mga demonyo ay mga faith alone. Dahil hindi nila kayang manampalataya na lakipan ng gawa. Anong gawa? Mabubuting gawa. Kaya lahat ng mga faith alone kat walang pinagkaiba kay Satanas. Pare-pareho kayong faith alone. Hindi nyo kayang lakipan ng gawa dahil hindi nyo kayang gumawa ng mabuting gawa. No? Next. Kaya ang faith alone, mga demonyo kayo, ayon yan mismo sa banal na kasulatan. Ayon kay Apostol Santiago 2:20, ikaw na taong walang kabuluhan, ibig mo bang malaman ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay? Ano ang sabi ni San Santiago? Ikaw na taong walang kabuluhan, ibig mo bang malaman na ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay? Ikaw na taong walang kabuluhan, meaning wala kang kakwenta-kwentang tao. Ibig mo bang malaman na ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay? Ang meaning, lahat ng faith alone, kayong lahat ay mga patay. Kaya dapat lahat kayo sa sementeryo sumamba. Mga patay na kayo ngayon sa banal na kasulatan. Rest in peace, mga patay! Amoy patay, mga patay na daga. Ayon kay Apostol Santiago 2:21, hindi ba ang ating amang si Abraham ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa? Ito ay nang ihandog niya sa dambana ng kanyang anak na si Isaac. Ang sabi, hindi ba ang ating amang si Abraham ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa? Pinaging matuwid si Abraham sa pamamagitan ng mga gawa. Pinaging matuwid si Abraham sa pamamagitan ng mga gawa. Ang mga faith alone ay binaluktot ni Satanas dahil ang tatamad nyo. Na? Gumawa kayo ng may pananampalataya para maging matuwid kayo. Lagyan nyo ng gawa ang pananampalataya para maging matuwid kayo. Ang faith alone ay mga tamad na mananampalataya. Ang tatamad nyo. Ayon sa sulat ni Apostol Santiago 2:22, iyong nakita na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip na kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Anong sabi ni Apostol Santiago? Iyong nakita ang pananampalataya ay gumagawa kalakip ng kanyang gawa. Ang nakita ni Apostol Santiago na mga mananampalataya sa panahong hindi pa buo ang Biblia ay mga mananampalataya na may kalakip na gawa, walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi kayo nakita ni Apostol Santiago na mananampalataya. Bakit? Ang tatamad nyo. Dahil kayo ay produkto ni Martin Luther na isa pang tamad na nagturo ng sola fide of faith alone. Ang tatamad nyong mananampalataya. Ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng gawa, sabi sa sitas. Meaning, ganap ang isang pananampalataya kung lalakipan mo ng gawa. Kaya mga faith alone, mga pugot ang pananampalataya nyo. Dahil sa katamaran nyo, gawa-gawa din pag may time, kilos-kilos din. Bumangon ka at mangaral ka, humayo ka sa iba't ibang dako ng daigdig. Ayon kay Santiago 2:23, at naganap ang kautusan na sinabi, sinasampalatayanan ni Abraham ang Diyos at ito ay ibinilang sa kanya
na katuwiran at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Ang sabi ni Santiago, sumampalataya si Abraham sa Diyos at ibinilang siyang bilang kaibigan ng Diyos. Paano nga ba ipinakita sa gawa ni Abraham ang kanyang pananampalataya? No? Sa ayon sa lumang tipan, pinakita ni Abraham ang kanyang pananampalataya na may salakip na gawa sa pamamagitan ng paghahain niya sa kanyang anak na si Isaac sa dambanan ng Diyos. Faith with works ang tawag doon. Hindi tamad si Abraham. Kaya huwag niyo siyang itulad sa inyo, kayong mga faith alone kayo, na ang katamad ninyo at kayo ay mga batugang mananampalataya. Santiago 2:24. Nakita ninyo ang tao ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, hindi faith alone. Ang sabi, bigyan natin ang diin, sabi ni Santiago, nakita ninyong ang tao ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa. Anong ibig sabihin nito? Pinaging matuwid ng Diyos ang mga taong sumasampalataya na may kalakip na gawa at binaluktot ni Satanas ang utak ng mga faith alone dahil mga tamad at batugang mananampalataya kayo. At ang sabi sa sitas, at hindi sa pamamagitan, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, hindi faith alone, may sitas. Ano bakit? Sabi ni Apostol Santiago, hindi sa pananampalataya lamang. Pag sinabi hindi, hindi. No? Wag mas marunong pa kay Apostol Santiago, mga Baptist Church. Dahil unang-una, wala kayong sinaunang Kristiyano. Kami ang mas may nakakaalam niyan. Ayon kay Apostol Santiago 2:25, hindi ba sa gayon ding paraan si Rahab na isang patutok ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa? Matapos niyang tanggapin ang mga sugo, sila ay pinaalis niya at pinadaan sa ibang landas. Anong sabi ni Santiago? Hindi ba gayon ding paraan si Rahab na isang patutok ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa? Si Rahab ay pinaging matuwid o pinabanal ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya na may paggawa, hindi faith alone. Ha? Hindi faith alone. Huwag fake news. Now, ang mananampalatayang batugan, yan yung mga faith alone. No? Santiago 2:26. Kung paano ang katawang walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa. No? Bigyan diin, San Rio, bigyan diin. Kung paano ang katawang walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalatayang walang mga gawa. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga pananampalatayang walang gawa, ang faith alone, ay mga patay. At pag patay ka, mga ngamoy patay na daga ka. Ang faith alone ay mga apoy, ay mga amoy patay na dagang mananampalataya dahil mga patay na kayo. Mahal na ina, ipanalangin mo ang mga yumao, ora pro nobis. Tinukoy ni Santiago ang parehong talata para ipahiwati na ang paniniwala ni Abraham ay itinugma ng kanyang mga gawa na naging dahilan ng kanyang pananampalataya na maging isang tunay na mananampalataya at hindi isang patay na pananampalataya gaya ng mga faith alone na yumao. Rest in peace. Ipanalangin natin, mga kapanalig, ang mga yumao. Sa lumang tipan, sila ay may katangiang taglay ng mga tao na paulit-ulit na nagpapakita sa kanilang mga gawa na mapagkakatiwalaan silang maging tapat, maaasahan, at mapagkakatiwalaan sa pamumuhay ayon sa mga bagay na kanilang pinaniniwalaan. At upang tuparin ang kanilang Diyos at sa kanilang kapwa-tao, sila ay nagpakita ng gawa para maramdaman ng Diyos ang kanilang pananampalataya. Sila yung mga tagasunod at pinagagawa ng Diyos kahit walang matibay na katibayan, no? Para ipakita ang kanilang pananampalataya sa Diyos na may kalakip na paggawa. Hindi po yumao ang mga Israelita sa lumang tipan dahil kahit wala silang matibay na katibayan noon na may Diyos na nag-e-exist, dahil dumadaan lamang ito sa mga propeta, sila ay naniniwala at sumusunod sa kautusan. Ang pagsunod sa kautusan ay dapat lakipan mo ng gawa
Pag sumusunod ka sa kautusan, nananampalataya ka. At para manampalataya ka at masunod mo ang kautusan, lakipan mo ng gawa. Pananampalataya, may paggawa, hindi faith alone. Bakit sila sumusunod sa Diyos sa lumang tipan? Dahil sa kanilang pananampalataya. Paano sila sumusunod sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Ipinapakita nila sa pamamagitan ng gawa. Diba? Okay, so dyan natatapos ang first presentation ng ating negative. Brother Sanreo ng Catholic, mga kapatid. So dako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmatives and negative. Brother Jan ng Baptist, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, unang tanong. Yung sinulatan ba ni Apostol Santiago, sila ba ay mananampalataya o hindi? Objection, moderator. Time stop. Okay, anong objection natin? Negative. Marami po sinulatan si San Pablo, hindi po ako manghuhulas. Anong bayan ang kanyang sinulatan? Okay, so clarification ito. Ika-clarify mo ba, bro, or magre-retain ka pa din sa tanong mo? Clarification po, ang tanong ko po ay si Apostol Santiago. Okay. Yung James po. Okay, so yun lang yung binibigay niya, San. Ngayon, sagot ka, San. Anong gagawin mo? Sasagot ka ba ng 20 seconds, 10 seconds? Ulit? Nawala ka, San? Ano pong tanong? Okay, pakiulit mo na yung tanong, bro, dyan. Naka-time stop naman to. Ang tanong ko, ang sinulatan ba ni Apostol Santiago, sila ba ay mananampalataya o hindi? Mananampalataya o hindi? Okay. Santiago, sila ay mananampalataya sa ilalim ng mga alagad na kinabibilang ng simbahang Katoliko at hindi po Protestante. Sunod na tanong. Next question. Ano ang circumstances o setting sa sulat ni Apostol James? Okay. Ang setting o yung diwa ng sulat ni Santiago, kapag ikaw ay mananampalataya, dapat lakipan mo ng gawa dahil ituturing na patay ang mananampalatayang walang paggawa. Yan ay malinaw sa kanyang mga sinulat. Next question. Okay, next question. Ano po ang pangyayaring nandoon nung sinulat ni Apostol James ang kanyang sulat? Ano po ang pangyayari? Objection, Kuya Rasha. Time stop. Okay, anong objection natin? Negative. Ang layo ng tanong, paksa namin fatal, napunta kami sa pangyayari doon kay James. Ang nilatag ko, yung kanyang sinabi sa Santiago, bakit napunta kami sa pangyayari? Okay, okay. Fatal po yung paksa, ibalik. Okay, meron ka bang counter objection doon, bro? Counter po, ang nilatag niya po ay James, kaya inaalam po natin yung context or yung kaganapan para malaman po natin yung ibig, kung anong ibig sabihin ni James. Okay, so ganito. Nakikita ko naman, ito yung decision ko, nakikita ko naman yung connection doon sa tanong ni brother affirmative brother doon sa paksa, bro San. However, ikaw naman yung sasagot dito. So, sasagutin mo ba ito ng directly 20 seconds or 10 seconds indirect? Bakit hindi mo sinasagot ang tanong? O sabihin mo lang next question, anong gagawin mo? Sasagutin ko siyang indirect. Give me 10 seconds, Kuya Rasha. Proceed. 10 seconds. Ang nilatag ko sa James ay patungkol sa kanyang pangangaral at pagtuturo kung bakit hindi faith alone ang dapat nating paniwalaan. Wala tayo sa pangyayari. Next question. Iba yung pangyayari. Next sa question na. 10 seconds. Na hindi faith alone. Next question na. Next question. Okay. So James chapter 2 verse 16 na binasa mo kanina, sabi dyan, and one of you say unto them, depart in peace, be warned and filled, notwithstanding you give them not those things which are needful to the body. What doth it profit? Ito ang tanong niya. Ang tanong ko ganito, yung profit dyan ay pakinabang. Sino ang makikinabang sa works dyan? Ang Diyos o yung taong naked? Sangayon sa talata. Ang makikinabang dyan sa talata na pananampalatayang may gawa, hindi lang ang Diyos, pati ang tao. Dahil pag ikaw ay nananampalataya na nilakapan ka ng paggawa, mapapabanal ka. Ngayon, pag nilakapan mo naman ng paggawa ang iyong pananampalataya, nag-glorify lalo ang Diyos. Yon ang sagot ko. Okay, next question. Next question.
Ano po ang nakasulat sa James chapter 2? Ito ba ay faith without works is dead or faith without works will die? Pakiulit yung tanong? Ano? Time stop mo na. Okay, pakiulit mo na, bro. Ano ang nakalagay sa James chapter 2? Faith without works is dead or faith without works will die? Okay, ang sagot ko dyan, parehong mali. Ang nakasulat sa Santiago, faith with works. Hindi yung faith without works will die or faith without works is dead. Pareho lang yun. Inipang mo lang yung English sa dulo. Pero ang sinulat dyan ni Santiago, manampalataya, kakalaki pang gawa. Hindi without, with works, not without. Next question. Okay. Santiago ba hindi nakasulat yung faith without works is dead? Sagot? Aba, nakasulat! Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay! Nakasulat, di ba? Kaya nga hindi faith alone yan. Kaya huwag mo na sabihin sa akin faith without works is dead or faith without works is die kasi hindi yan yon. Anti-faith alone yan sa Santiago. Okay. Next question. Ano po ang nakasulat word for word? Faith without works will die or faith without works is dead? Mali! Ang nakasulat dyan, ang mananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Objection, ay Mr. Moderator. Time stop. Objection muna tayo. Objection, affirmative, ano yan? Ang tanong ko po ay categorical. Mm-hmm. Ano po yung nakasulat? Faith without works is dead or faith without works will die? Okay, so merong categorical dito yung objection mo, bro. Wait lang. Wait lang sana. Tatanungin ka kita naman mamaya. So, ang objection ng ating affirmative patungkol to sa pagpipilian na yung faith without work is dead or faith without work is die. So, mamili ka doon. Counter objection doon, bro San, or ready ka nang sumagot? Hindi po yata siya nakikinig. Sinagot ko ng categorical. Ang pananampalatayang walang paggawa ay patay. Tinagalog ko lang. Faith without okay. Works is dead. Ayun okay. Ang sagot ko. Ano yung categorical doon? Okay. So, tinatanggap ko yan, bro, dyan, ha, na yan yung sagot niya sa categorical. Ngayon, 20 seconds sa pagpapaliwanag mo, San, doon sa pagsagot mo niyan sa categorical. Proceed ka or in next question. 20 seconds. Proceed sa sagot ko. Next question. Okay. Ha? Huh? Okay. Teka, time stop mo na. Hindi ko maintindihan yung salita mo. Anong gagawin mo? Sagot ko. Okay, magpapaliwanag ka? Apo. Sige, 20 seconds, San. Magkaiba ang faith without works will die sa faith without works is dead. Manampalataya ka na walang paggawa ay patay. Yung isa naman, manampalataya kang walang paggawa ay mamamatay ka. Hindi ka mamamatay pag wala kang paggawa sa pananampalataya. Kundi yung pananampalataya mo ay patay pag hindi mo nilakipan ang gawa. Iba yung next mamamatay question. Sa patay. Next question. Difference between deed. Next question. Next question. And that. Okay, next question. Sabi sa James chapter 2 verse 18, "Shew thee my faith," yung last phrase. "And I will shew thee my faith," sabi sa verse 18 pala, sorry. "Ye and man say, thou hast faith and I have works. Shew me thy faith without works and I will shew thee my faith by my works." Ang tanong ay ganito. Saan po ipapakita yung gawa, yung pananampalataya na may gawa? Sa Diyos o sa tao? Sagot. Objection, moderator. Time stop. Objection natin. Negative. Ano yan? Marami pong pagpapakita ng pananampalataya na may kalakip na gawa. Hindi lang sa krus at hindi lang sa tao. Maraming bagay so, na pwede mong lakipan ng gawa ng pananampalataya mo. I repeat. Hindi lang sa krus okay, at hindi lang sa tao. Okay, moderator, hindi po yan standard. Okay na. So, meron ka bang counter objection doon, bro, John? Or hahatol na ako? Again po, ang pinababasihan po natin ay sa verse 18. Ang sabi po kasi dyan, "Shew me thy faith without works and I will shew thee my faith with works." Ang tanong ko po, saan pinapakita ni Santiago yung faith with works? Sa tao o sa Diyos? Okay. Doon sa tanong ni John, ito yung decision natin.
Tinitingnan ko sa valid question naman. So nasa sayo yan, Sanrio, kung paano sagutin. Mamili ka sa tao o sa Diyos. Sasagot ka ng indirect na 10 seconds or sabihin mo lang next question. So anong gagawin mo, San? 10 seconds, Kuya Rasha. Proceed. 10 seconds. Itinuturo ni San Santiago yan sa tao para kung paano sila magpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya dapat nilang nakipananggawa kung paano kukurihin ang Diyos. Next question, 10 seconds. Next question. Okay, ang sabi niyo po, ang gawa daw ay pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Ang tanong ko po, hindi ba kayang makita ng Diyos ang pananampalataya sa puso ng tao nang walang gawa? Yes or no? Sagot? Okay. Kuya Rasha? Time stop muna. Okay, tumawag ka. Anong concern? 10 seconds. Okay, proceed. Sagot. Ang pananampalataya na hindi nilalakipan ng gawa, yan ay pinupunto pag ikaw ay nananalangin. Ang pananampalatayang nilalakipan naman ng paggawa ay pinupunto next pag question. Ikaw ay namamalakay at nangangaral. Next question na. Next question na. Next question. Kaya bang makita ng Diyos ang puso ng tao na may pananampalataya kahit hindi siya gumawa? Yes or no? Kaya makita ng Diyos ang puso ng tao nang may pananampalataya kahit hindi siya gumawa sa pamamagitan ng pagsamba, sa pananalangin, pero mas makikita ng Diyos na ikaw ay eagerness na ipaglaban ng kanyang simbahan kung ikaw ay dadayo sa iba't ibang bayan para ikalat ang Christianity. Yun ang faith with works. Ang faith without works na sinasabi mo kapag taimtim kang nagdadasal, puso next mo question. At ang Diyos ay nakikipag-usap. Next pero question na. Kilos para next question na, San. Inagamitan mo na lakas. Next diyan, question diyan na, next question. Time stop mo na. Next question. Okay, pag sinabi kong next question, mag-stop ka na magsalita, ha? At, 20 seconds na kasi yan pag sinabi ko. So bro, dyan, proceed ka bro. Okay. Kinamit niyo rin po si Abraham sa verse 21. Sabi dyan, was not our father Abraham justified by works when we had offered Isaac his son upon the altar? Ang tanong ko, nung inihain po o hinandog ni Abraham ang kanyang anak, yun po ay by works. Saan po si Abraham na justified by works? In the sight of men? Time. 7 minutes time. Ayan. So dyan natatapos ang first stage ng ating debate, mga kapatid. At shoutout muna sa ating halos 190 live viewers ngayon. At babasa muna ako ng ilang comment dito na nahahagip ko. Sabi ni Alvin Bahan, kayo ang kultong sulpot, walang sariling Biblia, nakikigamit lang ng Biblia o gagawa ng simbahang Katoliko. Sabi ni Aji Pinyeng, galing Lodz Rio. At Emil Kahutay, hehehe, yan ba defender nyo? At shoutout din kay Marina Baro, go 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 San Rio. At sabi ni Duhat Kadati, galing San Rio with feelings. Aldrin Pipito Taytay, napakalinaw San Rio. At bro John G. Vlog, shoutout sa iyo bro. Huwag nyo nang lagyan ng alone, Santiago 2 verse 24. Jeffrey Pahunan Umbal Jr., galing mo bro San Rio, patnubayan ka nawa ng Diyos. At shoutout din kay Nehemia Miguel Puerto, parang may sapi ng masamang spirito ang kadebate ng Baptist. At hindi lang daw sa Bible pero ang binasa aklat ni Santiago, hahaha. Shoutout din kay Mark Anthony Sistrelio, ang galing talaga ng aming Catholic Defender, go San Rio. Annalyn Kadsalan, go 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 San Rio, galing mo Lodz. At Pastor Ray Anpuente, sabi niya, walang alam sa James Tuto. At Nelda Lapis, congratulations San Rio, Santa Ana, good job, keep safe always, brother. At Cora Adams, go 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 San Rio, excellent work. Aladdin Gregorio, mukhang kailangan ni San Rio, mukhang maraming alagang papa. At shoutout din kay Orlin Mendoza, anong dito ako sa latest, ha? Ang sinasabi pananampalataya
Teka, ang bilis ng comment. Maraming salamat sa mga nagko-comment ha. Meron na tayong 654 comments ngayon. First stage pa lang ng debate. First stage pa lang ng debate, mga kapatid. At dako tayo sa rebuttal. Shoutout muna dyan. Aladdin Gregorio, lagi-lagi yan. Isa sa mga sponsor ng Russia TV. Lou Gregorio, hello Sanrio. Ang galing mo, Sanrio. More power to you. Sabi ni Aladdin, cool na cool ang save. Christian, congrats Brad. Baptist Faith Defender. At sabi ni Pastor Ian Puentes, walang alam sa binasa niya. Shoutout din. Okay. Ah, by the way, yung mga comment na parang hindi okay sa akin, hindi ko binabasa yan ha. Inday, Hong Kong, come Holy Spirit be upon Sanrio. At shoutout din kay Rob Doromal, Baptist kahit immoral ka. Okay. Hindi ko nababasahin to. Ram Manangan, si Satanas mananampalataya din ayon sa Biblia. Ibig sabihin, maliligtas din si Satanas. Shoutout din kay Archetel, si Vincent Putak, ang putak sa comment section. Butata kasi sa RCC. At sabi ni Vincent Sanrio, mag-aral ka kasi muna ng Biblia, Sanrio. Pag di mo kaya, panay ka objection. At Edison Galinero, Jumawid, Jumapak. Ayan. Ang mga demonyo ay naniniwala sa Diyos pero wala sa gawa. At David Jefferson Kalumpag, shoutout bro. At dako tayo sa ating second stage ng debate. Mauna again dito si Brother Brian ng Baptist. Again, ang topic ngayon mga kapatid, live na live tayo sa Facebook at saka sa YouTube channel natin. Faith Alone, Baptist, 10 minutes ito sa kanyang rebuttal. Your time start now, bro. Okay. Nakita po natin ang napakagandang tanungan, mga kapatid. At by the way po, ang aming pong usapan ay patutunayan ko na ang kaligtasan po ay by faith alone. Yan po ay kaya natin patunayan yan sa aming usapan. Ngayon, bakit po ako nag-focus sa kaligtasan? Kasi nga po, ang aming tema, kaligtasan, yun po ang hinamon ko sa kanya. Ngayon, punta po tayo doon sa kanyang mga tinayo ng kanya pong negative stand. Again, sabi ko nga po, kailangan niyang i-deal ang aking mga premises para mapatunayan niyang mali ang faith alone. Pero wala po tayong narinig na pagdidibank niya sa mga puntong ating nilatag. Na ang Panginoong Jesucristo po ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At dahil sa po ang buhay na walang hanggan, pag tinanggap mo siya, tatanggap mo na rin ang buhay na walang hanggan. Wala po tayong narinig kahit ni isa po sa mga rebuttal o na pagdidibang po sa ating na-stand. So because of that, ayon po sa, pag ang aking po mga punto ay tumayo at hindi po na-debunk, therefore my conclusion will always be biblical. At ito po ay tama. Ngayon, punta po tayo dun sa mga tanong niya. Ginamit niya po ang James chapter 2. Iwan ko po kung naiintindihan niya ang kanyang binasa o ang Biblia na kanyang binabasa. Ang James chapter 2 po, unang-una ang kausap po dyan mga ligtas. Mga mananampalataya po, sabi nga sa verse 1, may brethren ang tawag ni Apostol Santiago. May brethren, marami pong beses. Ngayon, punta po tayo dun sa ginagamit niya na dito po nagsimula siya sa verse 14. What doth it profit, my brethren, though a man may say he hath faith and have not works, can faith save him? Verse 15, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and if one of you say them, depart in peace, be warmed and filled, notwithstanding we give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Again, tinanong ko po siya, ano po ang scenario, ano po yung circumstances o pangyayari nung sinulat ito ni Apostol Pablo? Ay, ni Apostol Santiago po, I mean. Yung pangyayari po dito, ang church po is under persecution. Kaya, kung makikita pa natin sa itaas, verse 1 hanggang dito sa maya, verse 5, makikita po kasi dito ang sinasabi ni Apostol Santiago, kasi po ang mga mananampalatayang kausap niya ay unfair sa tao. Pag mayaman po, pinapaupo, tinatrato ng mabuti, pag mahirap po ay hindi. Ngayon, hindi po siya dinidil sa kaligtasan again. Ang dinidil sa kanya, sa kanila ni Apostol Santiago, Christian living. Kaya nga makikita nyo, ilang beses po nabanggit ang word na prophet o pakinabang. Na ano ang mapapakinabang natin, mapapakinabangan natin sa faith lang na walang work? Ano po ang pinapakita doon?
Kaya nga nagbigay siya ng example in verse 15 to 16 na mayroong taong nangangailangan, naked, destitute of food, kulang, tapos sasabihin mo lang na go in peace, no? Punhan ka nawa ng pagpapala ng Diyos or God bless. Pero meron naman siya, hindi niya binigay. Ang meron lang po sa kanya, faith, walang works. Yun po ang ibig sabihin ni Apostol Santiago, na anong mapapakinabangan ng tao. By the way, tao po ang makikinabang dyan sa works. O bakit? Ang verse 16 po, ito po ay nagbibigay ng illustration ni Santiago sa taong nagugutom, walang bahay, kinukulang. Sabi niya, what doth it profit? Anong mapapakinabangan ng kapatid natin na walang pagkain, kinulang, hindi mo binigyan? Anong mapapakinabangan niya sa inyong pananampalataya? Kaya mga kapatid, tama po ang sabi ng Bible. Faith without works is dead. Pero ang unawa po ng ating kausap, faith without works will die. Ano pong ibig sabihin? Pag nagbabasa po tayo ng Biblia, hindi po sinabi dyan ni Apostol Santiago na ang pananampalataya mo na hindi na walang gawa ay mamamatay. Ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo na pag ang iyong pananampalataya ay walang hindi nagre-resulta ng gawa, yan pong pananampalataya na yan ay patay. Yun po ang ibig sabihin. Pag ang tao po, ang genuine faith po, ay yan po ay mabubunga talaga ng gawa. Pero pag ang pananampalataya mo sa puso mo patay, wala po yung gawa. Yan po ang ibig sabihin ni Apostol Santiago. Ginamit niya pa po itong si Abraham daw, na justified daw by works. Ang tanong ko sa kanya, sa tao ba o sa Diyos? So ang sagot niya po, pareho, sa tao daw ay sa Diyos. Tingnan po natin ang parallel in the book of Romans chapter 4 verse 4. Sabi niya, yung justification by works daw, ito daw ay sa Diyos at sa tao. Sabi po ni Apostol Pablo, then that Abraham our father as pertaining to the flesh had found. Verse 2, for if Abraham were justified by works, he had whereof to glory but not before God. Malinaw po yan. Hindi po ito justification before God. Kasi sabi ni Apostol Pablo, he has glory but not before God. Kasi bakit po? Tinanong ko po siya. Ang pananampalataya ba sa puso ng tao na walang gawa, hindi ba yan makikita ng Diyos? Sabi niya kanina, ang pahayag niya, ang pananampalataya daw natin, mapapakita natin sa Diyos by works. Mali. Kaya pong tignan ng Diyos ang puso ng tao kung mayroong pananampalataya. Pero ang genuine faith po na nagligtas sa tao, magre-resulta po yan ng works. Basahin pa natin ang verse 4 para maintindihan natin. For what the scripture sayeth, or for what sayeth the scripture, Abraham unto him for righteousness. Paano siya naging matuwid sa harapan ng Diyos? It is by faith. Kasi nga, kung sa works, wala siyang i-glory before God, it is before men. Kaya po yung, kahit sa James po, sa binasa niya, ewan ko po kung bakit, parang hindi ko po narinig na sinabi niya ito, o binasa niya ito, verse 23, and scripture was fulfilled, saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him righteousness, and he was called the friend of God. Mga kapatid, ang tao po ay magiging righteous sa paningin ng Diyos sa pananampalataya. Sabi pa niya, ang faith alone daw ay sa demonyo. Ang faith alone daw ay sa demonyo. Tanong, si Pablo ba nagtuturo na ang kaligtasan ay by faith alone? Na walang gawa? Ito po, verse 4. Now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace, but of death. Tandaan po natin ang kaligtasan biyaya. Pag ikaw daw po ay gumagawa, yan po ay hindi counted as grace. Yan po ay utang, sabi niya po sa Pablo. Verse 5. But to him that worketh not, makinig ka, San Rio, but to him that worketh not, hindi gumagawa, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Gumawa ba yon? Hindi. Pananampalataya lamang. Makikita natin yan. Believeth on him that justifieth the ungodly, his faith counted for righteousness. Ano sabi pa verse 6? Even as David also described the blessedness of man, unto whom God imputed righteousness without works. O tapos sasabihin mo, hindi makita ng Diyos ang pananampalataya ng tao kung walang gawa. Sasabihin mo pa sa demonyo, edi si Pablo pala ay sa demonyo. Hindi po sa demonyo ang faith alone. Ang sa demonyo po ay hindi ka kontento sa ginawa ni Kristo.
Tama po ang context ng James chapter 2. Sa pumumuhay Kristiyano, ang genuine faith will result works. Kaya po sabi ni Apostol Santiago dito po sa my verse 26, ang katawang walang kaluluwa ay patay. So faith without works is dead also. Tama po 'yun. Pag ikaw po ay nagsasabing may pananampalataya ka pero hindi nagbubunga ng gawa, ang pananampalataya mo ay patay. Bakit? Ang tunay na pananampalataya nagre-resulta ng good works. Pero kaligtasan po again ang topic. Yan po ang pinag-usapan namin. Hindi ko po alam sa kanya. Ano pa po? Meron ba talagang tao? Kasi allergic kayo sa faith alone. May tao bang naligtas na hindi gumawa? O unang-una nating illustration, yun pong kawatan sa cross na naipako. Yun po ay naligtas nang hindi man lang gumagawa o ni-require ng gawa. Isa pa, last one minute na, isa pa. Luke chapter 7 verse 50. Ito po ay tinatawag natin implied. Ayaman to po kung alam niya po ang word na implied or implication. Sabi po in verse 49, and they that sat at meat, 7 verse 50, verse 48 tayo, simulan natin sa 48. And he said unto her, thy sins are forgiven, pinatawad ng paano siya napatawad? Paano siya naligtas? Verse 50, and he said to the woman, thy faith hath saved thee, go in peace. Faith alone ba to? Implied faith alone. Ni-require ba ng gawa? Hindi. Binautismohan ba siya? Hindi. Faith alone yan, implication. Iwan ko lang kung alam niyo yung implication. Tinanong na rin po ako, may faith alone ba na mababasa sa Bible? Meron po, pero hindi sa King James. Hindi niyo pong Biblia, Living Translation. Living Bible. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako naman tayo sa another 7 minutes na cross ng ating negative. Pa-unmute mo na. San? Sa wait lang po. Sige. Shout out. So, under stage, yung question under the ano under the sun pero connected sa faith alone. Ayon sa ating rules, pwede na kayong magtanong kahit ano dito, nilatag man o hindi nilatag. Basta, pasok sa pinag-uusapan. So, 7 minutes para sa iyo, San. Your time start now. First question. Naglatag ka ng church under persecution dyan sa sulat ni Santiago. The question is, anong church ng under ng persecution ang umiiran sa panahon ni Apostol Santiago? Sagot. Objection, Mr. Moderator. Ang aming topic po ay faith alone. Okay. Meron ka bang counter-objection doon, Rosan? Or mags the next question ka na? Okay, proceed. Naglatag siya sa akin, ang sabi niya, yung church daw during that time kay Apostle Santiago ay under persecution. Latag niya po yon, connected yon. Now I'm asking him, what kind of church ang umiiral doon sa sinasabi niyang na-persecute sa panahon na buhay pa si Santiago? Okay. Pakisagot. Okay, so tinatanggap ko yan bro as a valid question bro. At as long as kinoconnect nga niya doon sa topic niyo. Bro, John. Sasagot ka ba ng direct bro 20 seconds or indirect 10 seconds or in the next question mo lang? Sasagot po ako pero pakiulit lang po ng tanong. Sige, pakiulit San. Baka time stop to. Naglatag siya ng church under persecution sa panahon ni Apostle Santiago. The question is, anong church ito na nasa under persecution sa panahon na buhay pa si Apostol Santiago? Sagot. Ito po ang iglesyang tinayo ni Kristo. Ito po ang mga taong ligtas. Ito po ang katawan ni Kristo. Ewan ko lang po kung ligtas na kayo. Next question. Next question. Okay. Sumagot ka na ito ay tatag ni Kristo tong under persecution ng church. The question is, etong church ba na ito ay Protestant? Yes or no? Hindi ito Protestante. Ito ay tinayo ni Kristo at ito ay ligtas. Ewan ko lang kung kayo po ay ligtas. Next question. Next question. Ngayon, hindi ito Protestante. Protestant ba ang Baptist Church? Yes or no? Sagot. No, hindi po Protestante ang Baptist. Again, ang Baptist po
ay itinatag ni Kristo at ito po ay mga ligtas. Ang iglesia sa Bible, mga ligtas. Ang baptist, mga ligtas. Ewan ko lang po kayo kung kayo ay ligtas. Next question. Next question. Kung ang baptist church ay tatag ni Kristo, anong taon itinatag ang baptist church? Letra for letra, with the standard references kung meron ka. First, Mr. Moderator. Objection. Time stop mo na. Bro, tayo po ay lumalayo. Tayo po ay lumalayo na sa topic. Ang topic po natin ay faith alone, hindi kung anong iglesia. Na kung gusto niya po, pwede po natin patunayan yan next topic po natin, next debate. Pero sa ngayon po, hindi. Wait lang. Okay, sige. Sanrio, ano yung counter-objection mo doon? Kinokonek ko po yung tanong ko doon sa sinasagot niya sa akin, wala po akong paglabag na ginagawa dito. Ang sabi nga po, ang question sa rebuttal na to ay question under the sun, basta nasa paksa. Yan ang sagot mo, yan din ang itinatanong ko sa'yo. Okay, so ganito yung ating decision. As a moderator, as I observe nga, papunta nga doon sa kaninong church na sunod-sunod na tanong. At as I advise din sa negative na bumalik ulit doon sa pinaka-core muna na tanong at pwede namang magtanong ng mga side topics ba. But napapansin ko kasi parang tatlong sunod na ba. So i-deny ko muna yung tanong na ito at in-next question ko muna. So bro San, proceed ka sa next question. Next question. Bigyan mo ko ng letra for letra na salitang faith alone sa Bible. Aba. Meron po tayong mababasa sa inyo pong salin, The Living Bible, Faith Alone, Romans chapter 4, verse 12. Mababasa natin faith alone, Romans chapter 4, verse 12. Nabasa ko na kanina, and Abraham found favor with God by faith alone. Next question. Next question. Okay, next question. Naglatag ka kanina ng faith with works ay patay. Agree ka, yes or no? Yes po, agree po ako. Ang pananampalatayang patay, yan po ay walang gawa. Pero ang genuine faith na buhay, yan po ay magre-resulta ng gawa. Next question. Next question. So tinatanggap mo na yung faith alone ay hindi accurate dahil tumatanggap ka na ang pananampalatayang walang paggawa ay patay. Yes or no? Mr. Moderator, I will answer na lang po ng 10 seconds. Okay, proceed. 10 seconds po. Again, ang topic natin ay kaligtasan. Ang tema naman ni Santiago ay Christian living. Next question. Next question. Next question. Sa sino ang nagpasimula ng katuruan ng faith alone ng Baptist Church? Sino? Si Kristo po. Faith alone. John chapter 3 verse 15, Luke 7:50, Romans chapter 4, 1-5. Siya po ang nagpasimula ng faith alone doctrine. Next question. Next question. Ano bang ibig sabihin ng taon kung kailan nag-start mangaral si Kristo ng faith alone? Kasi sigurado kang si Kristo. Ibigay mo sa akin yung taon kailan nagsimulang mangaral si Kristo ng faith alone. Okay, si Kristo po ay mangaral lang siya po. Kung taon, again, kung taon po ang inyong hinihingi, hindi ko po mabibigay ang taon. Pero malinaw po sa Biblia, si Kristo nagturo ng kaligtasan by faith alone nung siya po ay nangaral. 33 years old po siya, 33 AD. Next question. Okay, tanong. Sino ang kaanib ng Baptist Church na nagturo, unang nagturo kaanib ng Baptist Church ng faith alone? Objection, Mr. Moderator. Time stop mo na. Objection. Ang aming... Wait lang, bro. Medyo nagpi-feedback tayo kay ano, hindi ko malaman kung kanino to. Hello, mic test. Mag-mute ka nga, San. Mag-mute ka muna, San. Itatry ko kung kanino. Ah, kay bro Jan. Bro Jan, nagpi-feedback tayo, bro Jan. Pwede bang mag-reconnect ka muna, bro? I-end mo muna yung call na ito, tapos connect ka ulit. O, kasi nadidinig ko yung boses ko dyan. Ayan. So, by the way, mga kapatid, shoutout muna sa ating mga manonood dyan. Meron tayong halos 200 live viewers. Hintayin natin na makareconnect si Jan. Ayan. Tawagan natin siya. Ayan. Nakakonnect na siya. Ayan, nawala na. Bro San, mag-unmute ka muna. Okay, bro. Yan po, nakamute na po. Sige, thank you. Bro Jan, anong concern natin, bro?
Objection ko po ay hindi kung sino ang nagtayo ng aming topic. Ang aming topic mm-hmm. po ay faith alone. Hindi mm-hmm. po kung sino anib ng Baptist. Okay. Counter-objection? Sige. Ang usap dito ay faith alone. Kailangan kong malaman kung sino ang unang kaanib ng Baptist Church na nagturo ng faith alone dahil yan ang doktrina ninyo. Okay. Walang contradict doon sa tanong ko sa'yo. Okay, so ganito yung decision natin. Tinatanggap ko yan na valid question dito sa ating negative. So bro, dyan, sasagot ka ba ng 20 seconds directly, 10 seconds indirect, or sabihin mo lang next question, bro? Sige, sasagot na lang po ako ng 20 seconds. Sige, bro. Sino, bro? O sino? Sige, so ang tanong niya, sino ang kauna-unahang membro ng Baptist nagturo? Si Kristo po. Next question. Next question. Kailan umanib ng Baptist Church si Kristo? Anong taon? Kung taon po ang inyong tinatanong, hindi ko po masasabi. Pero si Kristo po ay hindi umanib sa Baptist. Siya po ang founder ng Baptist. Next question. Next question. Okay. Question. Dahil si Kristo ang founder ng Baptist, siya ang founder ng faith alone. The question is, kailan na itatag ang Baptist Church na may doktrina ng faith alone? Sa panahon pa po ni Kristo. Next question. Next question. Okay, next question. Sino ang unang Protestant na nagturo ng faith alone? Mr. Moderator, time stop mo na. Okay. Wait lang ha. Bro Jan, affirmative, anong objection natin? Ang topic po namin ay faith alone. Mm-hmm. Ito ba ay biblical kaligtasan? Wala pong sino yung nag-found, sino nagpasimula. Nasagot ka na siya si Kristo, hindi po Protestant. Okay, counter objection, Bro San. Anong counter objection? Okay. Ang katanungan ko ay konektado sa faith alone. Dahil kayo ay faith alone church, sino ang unang faith alone church na nagturo ng faith alone doctrines? Okay, so ganito yung decision ko. Bro Jan, I know you feel yung tanong kasi is para sa'yo ay hindi parang ano, parang okay sa'yo. However, as a moderator, tinatanggap ko siya na valid question since laging kinoconnect niya doon sa faith alone at nasa audience naman yan bro kung paano nila tinitingnan yan. So ganito bro, sasagot ka ba sa tanong bro na 20 seconds, 10 seconds na pagpapaliwanag indirectly or sabihin mo lang next question bro? Sasagot po ako 10 seconds indirectly. Sige bro, 10 seconds. Nagot, ang kanya po kasing tanong ay kung sino Protestant Church. Hindi po Protestant si Kristo at hindi po Protestant ang Baptist. Next question. Next question. Next question. Naniniwala ka ba na ang mga early Christians ay nagturo ng faith alone? Opo, mababasa natin yan. Romans chapter 4, si Pablo. Abraham was justified by faith. Si Kristo nagturo. Luke chapter 7 verse 50, yung babae na justified by faith alone, walang gawa, walang bautismo, wala. By faith alone. Next question. Next question. Tanong! Who are the early Christians ng Baptist Church na nagturo ng faith alone? Name one. Time stop mo na. Pakiulit po yung tanong. Medyo nag-choppy po. Sige, pakiulit. Time stop mo na. Proceed, bro. Okay, I repeat the question. Who are ang unang early Christians ng Baptist Church na nagturo ng faith alone? Name one. Sagot. Proceed. Si Kristo, si Pablo, mga apostol. Next question. Next question. Okay, kung ang early Christians ninyo, si Pablo, na sinasabi mo nagturo ng faith alone, nasa ng labi ni Pablo na nagturo ng faith alone? Pakilatag. Sagot. Nasa lupa po at hindi po nasa inyo. Next question. Next question. Objection, Kuya Rasha. Time stop. Objection ito. Anong objection natin? Negative? Nasaan ang libingan ni Pablo na sinasabi niyang early Christians nila si Pablo na nagturo ng faith alone? Nasaan? Okay. Asang lugar? Okay, I think yung objection mo, doon lang yan sa kanina na tanong saan. So, ang sagot nga ni Jan is nasa lupa. At okay yun na sagot niya.
So kung itatanong mo yan ulit, i-on ko yung ating timer. Kaya kita pinapa-stop ba? So proceed ka muna sa next question, Brosan. Okay, next question. Anong taon nagsimula ang early Christians ng Baptist Church para magturo ng faith alone? Kung taon po specific, hindi ko maibibigay. Pero again, si Kristo po ang unang tagapagturo at si John the Baptist po ay tagapagturo din ng Baptist. Yun po ay faith alone. Next question. Okay, next question. Paano nalaman ng early Christians ninyo si San Pablo kung hindi mo alam kung anong taon siya nagturo ng faith alone? Objection, Mr. Moderator. Time stop muna. Affirmative, anong objection? I think, Mr. Moderator, malayo na talaga tayo sa topic. Kanina ko pa sa, malayo na talaga tayo sa topic. Napunta na tayo sa founder. Kung kailan, malayo na po sa topic. Okay. Bro, negative. Meron kang counter objection? Sige. Objection, pa tayo ay maglalatag ng kasiguraduhan na early Christian natin si San Pablo, dapat alam mo kung anong taon dahil may Hebrew calendar during the time. Hindi tayo pwedeng maglatag at mag-claim na early Christians natin si San Pablo nang hindi mo alam kung anong taon siya nagsimula. Hindi okay. Tayo pwedeng gumasa sa hula. Okay, so ganito ang decision ko. Again, bro, John, as a moderator, hindi ko alam kung bakit tinatanong ito ng negative patungkol doon sa taon, etc. At related naman ito sa kanyang sa topic na faith alone. At sa ngayon talaga ay sasagot ka lang. So, tinatanggap ko as a valid question naman yun. So, bro, dyan, anong gagawin mo, bro? Sasagot ng 20 seconds directly or 10 seconds indirect or next question lang? Siguro po, next question na lang. Proceed. Next question. Okay, next question. Ang doktrina niyong Bible alone ay kinuha niyo sa Biblia lang, yes or no? Okay, ulit-ulit. Time na. Okay. So, dyan natatapos ang ating second cross ng negative sa affirmative. Dako naman tayo sa 10 minutes na negative rebuttal. San Reyo ng Catholic, your time start now, bro. Ang nagpasimula ng aral patungkol sa faith alone o sola fide ay si Martin Luther. www.wiki.com. These Protestant traditions exclude all human works except the work of Jesus Christ, which form the basis of justification from the legal verdict or pardon of justification. According to Martin Luther, justification by faith alone is the article in which the church is stand or falls. Nagsimula kay Martin Luther ang faith alone, hindi sa Baptist Church, ha? Hindi sa Baptist Church. www.wiki.com. Luther added the word allein, which is alone in English, in German, to Romans 3 verse 28, controversially so that it read, "So now we hold that the man justified with the help of the works of the law, alone, through faith." Ang nagdagdag ng alone sa Bible, si Luther. Dinaya ni Martin Luther ang New Testament. Walang faith alone. Faith lang. Okay. ChristianHistory.org. Sola fide. Salvation by faith alone. Sola fide. Martin Luther wrote those words in the margin of his Bible as a young Augustinian monk, Katolikong dati. No? Later, he used those words. Actually, the German equivalent Glaube allein in his translation of the New Testament. Ang naglagay ng faith alone dito sa Bible, translation ni Martin Luther, nagdagdag. Ha? Nagdagdag. www.wiki.com. Justificatio sola fide or simply sola fide, meaning, justification by faith alone is a soteriological doctrine in Christian theology commonly held to distinguish the Lutheran and Reformed tradition of Protestantism among others Assyrian and Anabaptist. Ano ba ang Anabaptist? Mga Bible scholar nyo yan, Baptist Church.
Kinopya ng Anabaptist ang Alon kay Martin Luther. Kopya ang Pete Alunyo. Ang unang nagturo niyan, si Martin Luther, hindi Baptist Church. Who is the founder of Protestantism? Martin Luther, www.nationalgeographicchannel. The Protestant Reformation began in Wittenberg, Germany on October 31, 1517 when Martin Luther, a teacher and a monk, published a document he called Disputation on the Power of Indulgences or 95 Theses. The document was a series of 95 ideas about Christianity that he invited people to debate with him. Nagsimula ang debate na Kristiyano sa Kristiyano kay Martin Luther, hindi sa Baptist Church. Nagsimula ang Protestantism kay Martin Luther. Siya ang unang lumaban sa Katoliko. Baptist Church ba? Hindi. Okay, next. www.britannica.com. Baptist, a member of a group Protestant? Sabi mo kanina hindi kayo Protestante. A member of a group Protestant Christian who share the basic beliefs of most Protestants, but who insists that only believers should be baptized and that it should be done by immersion rather than by the sprinkle or pouring of water. Protestante kayo! Bakit sabi mo hindi? Standard references gamit ko. Sino ang tatay nyo? Martin Luther. Martin Luther is the father of Protestantism. Sino una nagturo ng sola fide, ng faith alone? Martin Luther. Baptist Church? Hindi. Na? Now, name Baptist Church. One early Christians, first century, na nagturo ng faith alone. Magbigay ka ng isang pangalan ng early Christians na nagturo ng faith alone. First century. Wala. Bakit? Ang faith alone ay Bible alone. Tandaan mo yan. Pag sinabing faith alone, Bible alone. Walang faith alone na aral nung panahon ng first century dahil wala namang Bible alone noon. Hindi pa buo yung Bible ng first century, paano magkakaroon ng faith alone? Ang faith alone ay mula sa Bible, kaya nga Bible alone eh. Bible alone is equivalent to faith alone. Ang faith alone ay kinuha ng mga Protestante sa Biblia base sa sarili nilang interpretasyon mula sa aral ni Martin Luther. Kaya ang aral niya ng sola fide, Martin Luther yan, kopyang aral, peking doktrina. Okay. Malabo na kumuha ng faith alone ang mga early Christians sa Biblia dahil during that time, hindi pa buo ang Bible. Paano magkakaroon ng faith alone noon? Eh, kinuha niya yung faith alone niya sa Bible. May Bible ba noon? Nga. Okay. Ngayon, kaya madaling sa madaling salita, hindi faith alone ang 12 apostles. Kahit ang mga sinaunang dahil ang faith alone, no? Dahil ang faith alone ay Bible alone. Hindi faith alone ng Catholic Church. Bakit? Dahil kaming mga Katoliko ang natatanging may sinaunang Kristiyano lang. Ang mga Baptist churches, Protestante kayo, Britannica nagsasabi. Hindi ka nag-aaral. Saan nagmula ang aral ng Baptist Church when it comes to faith alone? Saan nagmula? Sasabihin mo kay Kristo, may Protestante doon? Ay nilatag ko sa iyo, Britannica.com, Protestante kayo? Sa kayo nagprotesta? Sa Catholic Church? Sino nauna? Baptist Church o Catholic Church? Catholic Church. May early Christians kami. First century, pinangalanan na kami simbahan na Katoliko. Baptist Church? Hindi. Kailan nagsimula magturo ng faith alone ng Baptist Church? Kailan? Panahon ni Kristo? May Protestante? Britannica.com, sinungaling? Standard references? Na you are a group of Protestant under ni Martin Luther? Oh. So, ibig sabihin, wala kayo nun. Hindi kayo natag ni Kristo. Next. Ano na unang panganga? Ano? Sino unang nangaral? Katoliko na faith and works o Baptist na faith alone? Sino unang nangaral? Kami na may pananampalatayang gawa? O kayo na walang gawa na pananampalataya? Kami! Church of Antioch! Under ng ano yan? Catholic Church! Bakit hindi Baptist Church? Oh, Church of Antioch! The first church ay naitad na itinatag ni Pedro at ni Pablo. Simbahan ng mga Hentil. Baptist Church yun? Hindi! Oh, so anong aral na nandun doon? Pananampalataya na may kalaking nagawa. Meron ba kayong ama ng simbahan? Meron kayong early Christian father, mga Baptist? Wala. Sino lang ang meron? Kami. Dahil first century pa lang, may pangalan na ang Catholic Church. Ang Baptist Church, meron na? Kung kayo ay nauna sa Katoliko, dapat dun sa Church of Antioch, Baptist Church yun. The Church of Antioch, unang simbahan ng mga Hintil ay Katolikong simbahan. Hindi Protestante. Okay. Nasa Catholic Church o nasa simbahan Katoliko, ang mga early Christian fathers na nagtuturo na ikaw ay may kaligtasan pag naman na may pananampalataya. Hindi yan faith alone. Bakit? Bakit? Dahil hindi Bible alone ang Catholic Church.
Kaya malabong maging Bible alone kami kasi wala pang Bible, may Catholic Church na. Ang faith alone ay ugat ng Bible alone. Eh paano sa panahon na walang Biblia? Paano sila magba-Bible alone, wala nang Bible? O ano yon? Alone alone? Alone in the dark? Okay. Ngayon, sino na nangaral? Baptist Church o Roman Catholic Church? Pagdating sa faith with works and faith without works, Roman Catholic Church, malamang. Bakit? Wala pang Biblia, may Katoliko na. At never nagturo ng faith alone ang Catholic Church at dahil nauna kami sa Baptist Church, Protestante kayo, nauna pa sa inyo Lutheran Church at Anglican Church. Ang faith alone ay hindi mula yan sa sinaunang Kristiyano. Kayo ay mula sa limang solas ni Martin Luther at isa dito ang sola pide. Pati yung Kristo, Kristo mo, Christ alone mo, Christ, sola Christi, Martin Luther, nauna sa Baptist Church. Hiram ang aral ninyo kay Martin Luther. Protestante na nga, nang hiram pa sa Protestante. Ngayon, dahil Protestant ang Baptist Church at si Martin Luther, ang father of Protestantism, sino ngayon ang ama nyo? Sino ang ama ng Protestante? Martin Luther. So sino naguna nagturo ng sola fide? Martin Luther. Siya ang ama nyo eh. Protestante kayo eh. Standard references, Britannica.com, pamamalian mo, ginagamit ang mga Bible scholar. That's wrong. Okay. So meaning at sa madaling salita, ang aral ng sola fide o faith alone ng Baptistian ay mga kinopya niyong aral mula sa tatay niyong si Martin Luther. Kaya nga tinatanong ko eh, Katoliko o Baptist Church, Catholic. Sino una? Martin Luther, Baptist Church? Martin Luther. Si Martin Luther ang nauna. Siya ang ama ng Protestante at si Luther ang unang nagturo ng faith alone. Kinopya niyo lang. Fake doctrines and not an original doctrines. It's a Xerox copy kay Martin Luther. Walang salitang alone sa Biblia. Dahil yan ay dinagdagan lang ni Martin Luther. Always remember this. Itaktak. The Catholic Church compiled the Bible. Kaya alam namin kung may idinagdag o binawa sa maaming sariling aklat. Kami ay bumuo. Ni tuldok, ni quit, ni kung ano pang simbolismo dyan. Wala kayong naging ambag. Ginamit nyo ang Bible, kaya kayo Bible alone. But always remember this. The Catholic Church ay naitatag. Wala pang Bible. Walang Bible alone noon. Hindi gumamit ang 12 apostles ng Biblia. Hindi gumamit ang early Christians first century ng Bible. Walang Bible alone, kaya walang faith alone. At walang gumigiba sa ilalim ng Kristyanismong relihiyon. Pagdating sa salitang pananampalataya, wala kasing protect. Ang kalaban ng Catholic Church, Pagano, Islam, Hinduism, time. Judaism, at mga religion. Time. Yun lang po, Kuya Rasmus. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative Brother Sanreo ng Roman Catholic Church. Dako naman tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. By the way mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan sa ating live streaming, ngayon ay merong debate between Baptist and Catholic. Ang topic nila ay faith alone. Ang affirmative natin, si Brother John ng Baptist yung magtatanong ngayon. Negative naman si Brother Sanreo ng yung nagpahayag kanina mga kapatid. Shoutout dyan muna sa ating nasa live. Meron tayong halos 200 plus na live viewers mga kapatid. By the way mga kapatid, Russia TV ay isang platform dito nagtatagpo-tagpo yung mga debatista sa iba't ibang pananampalataya, hindi lang Kristiyano at even Islam ay nagki-cater po tayo ng debate. At I hope you enjoy the debate. Napakagandang debate, napakainit, napaka-active ng ating mga nagko-comment dyan. Meron tayong 1,400 comments ngayon, 159 shares mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. Dako na tayo dito sa ating pagtatanong ng ating affirmative sa negative. Brother John ng Baptist, your time start now bro. Pa-unmute mo na bro. Thank you. Proceed. Okay, ang tanong. Sabi mo walang faith alone na salita sa Biblia. Mali bang nakasulat sa The Living Bible sa Romans chapter 4 verse 12 na Abraham found favor with God by faith alone? Mali ba yun o tama? Ang iba't ibang translation
ng mga Biblia ay nakabatay kung sino ang nag-translate. The original translations of the Bible ay walang salitang alone. At ang salitang alone na mababasa sa Biblia ay pinasimula ni Martin Luther. Nilatag ko ang standard references sa iyo. Sana nakinig ka. Next question. Next question. Ang sino ang nag-translate ng The Living Bible? Catholic o hindi? Well, yung iba't ibang translations ng Bible, hindi ko kabisado kung sino mga nag-translate. Kung alam mo, pwede mo sa akin i-share para malaman ko kung sino nag-translate. But as far as I know, kung meron niyan salitang alone sa The Living Bible, Protestant ang nag-translate niyan. Because the original manuscript ng Bible, walang salitang alone. Next question. Okay. Sige. Next question. Paano maligtas ang tao? Faith alone or faith in works? Paano maliligtas ang tao? Faith with works. Kasi yun naman talaga ang tinuturo ng mga early Christians, which is meron kaming mga Katoliko na wala kayo. Okay, faith and works. Ang tanong, ang magnanakaw ba, meron ba siyang works? Meron o wala? Ang magnanakaw, merong works. Paano ka magnanakaw kung hindi ka magtatrabaho? Paano ka magnanakaw kung hindi ka gagawa? Ang magnanakaw, merong works. Yan ang sagot ko. Next question. Ang work ba na magnanakaw? Ang work ba na magnanakaw? Good works? Oo o hindi? OMG. Okay. Ang works ba ng magnanakaw? Good works o hindi? Malamang may magnanakaw bang good works? Malamang bad works yun. Magnanakaw nga eh. Try mo magnakaw, makukulong ka sa Pilipinas. Okay. Next question. Nung sinabi ni Kristo na sasamahin niyang magnanakaw sa paraiso, meron bang works na ginawa ang magnanakaw dun sa krus? Meron o wala? Pakiulit. Time stop. Okay, pakiulit mo na yung tanong. Yung magnanakaw sa krus na sinabihan ni Kristo, dadalhin niya sa paraiso. Meron ba yung works? Meron o wala? Meron o wala? Okay. Yung magnanakaw ba na dadalhin niya sa paraiso kung meron yung works? Meron. Dahil ginawa niyang maniwala doon sa isang tao na hindi siya sigurado. Ang works doon, kumilos siya at naniwala siya na yung katabi niya ay Diyos, kaya siya naligtas, may pagkilos, may desisyon na nangyari. Next question. Okay, ano ang definition mo ng works? Okay, definition ko ng works. Ito yung pagkilos, pagkilos mo, pagdating sa pananampalataya, pagkilos mo, against man o hindi ang iyong nararamdaman dun sa pinaniniwalaan mo, pinipilit mong maniwala kahit na alam mong hindi ka kumbinsido. Yun yung faith with works. Kinoconvince mo ang sarili mo na maniwala sa bagay na hindi ka sigurado. Next yun question. Yung pagkilos. Yun yung next works. Question. Sang-ayon ka ba na ang ibig sabihin ng works ay paggalaw? Sangayon ako ng ibig sabihin na works ay paggalaw, pero hindi lang yan literally na paggalaw na nakikita ng mata. Pwedeng gumagalaw ang isip mo para maniwala ka. Pwedeng gumagalaw yung kalooban mo, yung emosyon mo, pinakikilos mo para paniwalaan mo yung isang bagay kahit na alam mong hindi ka kumbinsido. Doon papasok ang faith. Pag pinasok mo ang faith sa isang bagay na hindi ka kumbinsido next pero question. Pinipilit mong maniwala, next question. Kasi may pagkilos. Okay, tanong. Saan dictionary mo nakuha na ang faith ang na ang works ay paniniwala? Objection. Time stop. Okay, anong objection natin? Negative. Wala akong sinabing dictionary dito. Okay, negative. Meron ka bang counter objection doon bago ako hanap? Again, sinusundan ko yung kanyang argument na ang ang works daw ay paniniwala, pagkilo sa loob. Tanong ko, saan niya nakuha ang definition na ang works ay pagkilo sa loob o paniniwala? Okay, so ganito yung ating decision dyan sa objection na yan, bro Sanrio. Nakikita ko na valid naman yung question doon kay Jan. Naghahanap siya nga ng sources doon sa pinabangkit mo. Ngayon, you can answer 20 seconds directly, 10 seconds indirect, or sabihin mo lang next question. So anong gagawin mo? I will answer it directly. Okay, 20 seconds. Proceed. Ang salitang pagkilos, hindi lang ito dinidefine sa nakikita ng mata. Ang puso, ang emosyon, kumikilos sa paraan na hindi mo rin nakikita. Ang kapangyarihan ng Diyos, kumikilos sa hindi rin nakikita ng mata. Ang iniisip ng tao, kumikilos sa hindi mo nakikita ng mata. Ang faith, hindi mo nakikita ng mata, pero kumikilos. At ang pagkilos ng faith sa puso ng bawat tao, next question. Na paggawa. Next question. Next question.
So Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ang that yan na declarative or demonstrative pronoun, ano yung tinutukoy niya na ito'y hindi sa ating sarili? So Ephesians chapter 2 verse 8. Hindi ko siya mag-gets yung tanong mo. Time stop muna, time stop. Okay. Ganito. Ano ba? Gustong mo ba i-clarify pa saan or i-rephrase? Kuya Rasha. Again, ano ulit? Hindi ko makuha? Na-stop yung boses mo? Next question, Kuya Rasha. Hindi ko po mag-gets yung tanong niya. Okay. Next question, bro. Jan. Okay, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves. Ang tanong ko, ano ang tinutukoy ng word na that diyan? Na hindi daw ito sa ating sarili. Ano yun? Time stop ulit. Okay, negative, anong objection? Ang topic namin faith alone, wala tayo sa tuldok. Anong problemahin ko yung tuldok? Next okay. Question, wala tayo sa tuldok. Okay, counter objection muna, bro, affirmative or hahatol na ako? Ang tinutukoy ko po na that ay hindi po tuldok, kundi ang salitang that sa Ephesians okay. Chapter 2 verse 8. Okay, so ito yung ating decision. Sanrio, tinatanggap ko na valid question yung kay Brother Jan. Kayo, nasa iyo naman to kung paano mo sasagutin. Either sagutin mo ito ng 20 seconds kung ano yung that doon sa verse na yon. Or magsasagot ka ng indirect 10 seconds or sabihin mo lang next question. Anong gagawin mo? Kuya Rasha, next question. Hindi ko kasi mag-gets yung tanong niya tungkol dun sa dat. Proceed na. Okay, next question. Again, sabi dito sa Tagalog ng Ephesians chapter 2 verse 8, dahil sa pananampalataya, kayo, dahil sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ano yung tinutukoy dyan na ito'y hindi sa inyong sarili? Okay. Ang tinutukoy dyan na hindi ito ay sa iyong sarili, yan yung tinatawag na biyaya na tinatanggap natin para tayo'y maligtas. At yung biyaya na yan, may turo ang aming Catholic Church yan patungkol sa mga indulgences. Yan yung tinatawag na nananampalataya ka sa pamamagitan ng paggamit lang ng kalooban. Pero hindi lang paggamit ng kalooban ng pananampalataya ng Katoliko, question. Nilalaki pa namin ang gawa yan dahil kami nananampalataya sa iba't ibang dako ng lugar. Next question. Next question. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, sila'y naligtas sa pananampalataya. Meron ba itong gawa? Meron o wala? Pakiulit. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, sabi sa pakiulit po Kuya Rasha, putol. Time stop muna, time stop, time stop. Okay, medyo napuputol daw dito sa bandang kay San. Bro, pakiulit mo na bro, naka-time stop ito. Last 1 minute and 1 seconds to ha. Bro, Jan? I-refresh ko na lang yung tanong. Sige. Ephesians time resume yan bro ha. Ah, sige. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Yung kaligtasan ba dyan ang taga-Epeso? May halong gawa? Pakilatag yung verse. Time stop muna, time stop. Okay. Bro, San? Request yan. However, nasa kabilang panig yan kung gagamitin niya yung time niya para basahin yung verse na yan. Pero kung ayaw niya, tuloy-tuloy tayo at talagang sasagutin mo yun. So bro, Jan, tatanggapin mo pa yung request niya or hindi? Nababasahin po? Yes, bro. Running time po ba yan pagbabasa? Yes, bro. I-on ko yung time dito. Or magre-retain ka ng sagot mo, bro. Ay, yung tanong mo. Sige. Sige. Sabi sa Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa. Ang tanong, yung kaligtasan ba dyan ng taga-Epeso, merong gawa? Siya. Time stop muna. Tumatawag ka? Bro, San, medyo napuputol ka. Pwede bang mag-reconnect ka muna? Medyo napuputol ka. Sige. Hintayin namin na maka-reconnect ka. Ayan. At shoutout pala sa ating mga nasa live. Meron pa din tayong 200 na live viewers mga kapatid. At nagbabakbakan dyan yung ating mga
sumusuporta. Meron tayong Catholic, syempre. Meron din tayong mga Baptist, mga kapatid. Shoutout sa inyo, mga kapatid. At tuloy-tuloy tayo dito. Ayan, nakabalik na si San. Medyo okay na siguro kasi hindi na nagpipixelate yung kanyang camera. So, bro, John, napakiulit nga muna, bro. Nakamute ka, bro. Naka-timestamp ko, ha? Sige. Ah, sige. Ulitin ko yung tanong. Yes. Sa Ephesians chapter 2, verse 8, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa. Ang tanong ko, ang kaligtasan ba dyan ng taga-Epeso merong gawa? Oo! Merong gawa, mga taga-Epeso, kasi ang Church of Ephesians ay Catholic Church. Based sa history, ang Church of Ephesus ay Catholic Church sa history. Pangalawa, yung sinasabi mo, nakalakip na ay na manampalataya sila, yan yung mga pagano na kailangan muna nilang maniwala bago sila gumawa. Mga pagano, pagano ka ba? Next question. Next question. Sino ang paniniwalaan namin? Ang si Pablo na nagsasabi. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan natatapos, mga kapatid, ang ating second stage ng debate. Shoutout pala sa ating nasa live ulit. Ang topic ngayon ay patungkol sa faith alone, mga kapatid. Meron tayong 1,600 comments, mga kapatid. At dako tayo sa ating 5-minute na conclusion. Mauuna dito ang negative, mahuhuli naman ang affirmative. So, Brother San Rayo ng Catholic, bilang negative sa topic na faith alone, your time start now. 5 minutes. Hindi faith alone ang 12 apostles. Dahil ang 12 apostles ay nasa ilalim ng Catholic Church dyan sa Vatican. Hindi rin pwedeng maging faith alone si Apostle Paul dahil ang 12 ni Apostle Paul ay nasa ilalim ng Catholic Church. Wala sa Baptist Church. Baptist Church is a Protestant organization. At dahil kayo ay Protestant organizations, ang nagpasimula ng Protestant Reformation, si Martin Luther. Ang nagpasimula ng katuruan ng faith alone ay si Martin Luther, hindi ang Baptist Church. If faith alone ang turo ng early Christians, dapat faith alone ng Catholic Church. Why? Dahil kami ang nag-compile ng Bible. Nag-exist na ang Catholic Church, hindi pa po nabubuo ang Bible. Ang mga faith alone believers, kayo ay mga Bible alone. What if the Catholic Church don't compile the Bible? Do you think na merong faith alone believers? Wala. What if the Catholic Church don't compile the Bible? Do you think this Protestant exists? Hindi. At hindi rin kayo makakapag-compile ng Bible kahit hindi namin yan i-compiled. Why? Because the original manuscript ng sacred scriptures, which is the Bible, nasa sa amin. Wala sa inyo. Ang tanging may karapatang magturo at magpaliwanag ng Biblia, unang-una yung bumuo ng Bible. Ikalawa, kung sino ang umahawak ng original manuscript ng ginagamit nyo. Ang faith alone ay kinuha nyo sa Bible. At ang salitang alone ay dinagdag ni Martin Luther dyan sa Germany, Wittenberg. Hindi Baptist Church! Sino nagturo ng una ng Bible alone sa mga Protestant? Baptist Church? Talaga? Lutheran Church! Huwag tayong magkikwento o maglalatag ng presentations dito without history, even sa taon. Si Christ ay may mga Hebrew Bible, ay Hebrew calendar noon. Meron na silang sinasagawang mga tradisyon. Dapat alam mo yan. Kapag ikaw ay maglalatag ng early Christians, 12 apostles, early Christians, si San Pablo, alam mo kung anong taon. Alam mo kung kailan nagsimula. Bakit? May kalendaryo na noon. Baka pati ang ginagamit na kalendaryo, hindi mo alam kung kailan nagsimula sa panahon ni Christ. We have first to study the history of the Old Testament. Dahil ang pinag-uusapan natin dito, buhay pa si Kristo. Buhay pa ang mga alagad. So meaning to say, hindi pa existido ang Christianity because Christianity, ito ay unang nag-exist when Jesus Christ was crucified. So meaning to say, nung hindi pa ipinapako si Kristo, dapat you know the history itself. Alam mo dapat, ang exegesis ng Bible, ang Bible ay hindi lamang binabasa ng exegesis.
ginagamitan niya ng exegesis because every chapters and verses inside the Bible, it has an exegetical context. But pag sinabing exegetical context, may history yan. At ang history niyan, ang may hawak niyan, Catholic Church, hindi Baptist Church. At hindi mo pwedeng sabihin, you are founded by Jesus Christ because Jesus Christ hindi nagtatag ng Protestant. Hindi nagtatag si Jesus Christ na ang founder, Amerikano. American ang founder ng Baptist Church. So how come? Hindi kayo tatag sa Jerusalem. If you are founded the Baptist Church, you are founded by Jesus Christ, as you said. Nasa Jerusalem kayo? Dapat doon kayo na itatag. Saan na itatag ang Baptist Church? Sino unang nagturo ng faith alone sa Jerusalem? Wala. Kaya wag kang mag-claim that the Baptist Church was founded by Jesus Christ and these apostles are your early Christians. Why? Nagturo yan Jerusalem. May karapatang magturo ang Baptist Church sa Jerusalem? Talaga ba? Bawal ang sekta doon. Bawal ang protestante doon. So kailangan mo kong bigyan ng dahilan at paliwanag sa akin, if you are founded by Jesus Christ at early Christians nyo, ang 12 apostles, even Paul, and they are preaching the faith alone, nagturo kayo sa Jerusalem? Doon kayo tinatag? Baptist, salitang Ingles. Hindi kayo hango sa Grego. Bakit wala kayong Greek? Sinong sinaunang Kristiyano yung Grego? Grego kayo? The Roman Catholic Church may Greek. Our early Christians is Greek. Because the Roman city, the Roman Empire is Greek. Greek ba kayo? Kaya nakakaalam kung paano yan i-deliver o ipapaliwanag ang faith alone o hindi. Catholic Church, we compiled the Bible and the Catholic Church was existed. Wala pang Bible, unlike you. Protestant, Jesus Christ was not founded the Protestant. Jesus Christ founded the Catholic Church and the Catholic Church is a Christian religion. Wala nang ibang relihiyon na nag-exist na Christianity maliban sa Catholic Church. Yun lang po, Kuya Rasha, ang aking stand. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion din ng ating affirmative pro dyan ng Baptist. Start na po. Okay, wait lang bro ha. Set ko lang yung timer bro. 5 minutes bro. Final conclusion. Bilang affirmative sa faith alone, your time start now. Okay mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo po ay matalino sa tinatawag ng debate, kailangan po naintindihan ninyo na dapat bilang negative ka, Sanrio, dapat pamalian mo ang aking nilatag na premises. Pero ang nakakaawa po mga kapatid, ni isang premises ko hindi niya po napamalian. Ni hindi niya pamalian na si Kristo ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nang pagtanggap kay Kristo ay pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Ang tatlong premises ko po ay hindi na-touch ni Sanrio, nakakalungkot po. At kung totoong debater po, minsan po talaga ay nakipagtalo lang po tayo sa ating magamagulang, debater na tayo, yun ang akala nila mga kapatid. Hindi po, bilang ikaw debater, kailangan mong inegate ang aking position, ang aking premises. Pero may nakita ba tayong pagdedebang, pagpapamali sa aking nitayo? Wala po, napunta siya sa Bible alone, napunta sa history of the church, napunta sa Catholic, kung sino mang mga Protestant o Luther na pinagsasabi niya. Ang topic po natin, faith alone, hindi church history o kung ano man. Kaya kung ikaw po, tagapakinig, ikaw po ay matalino na nakikinig, makikita niyo po kung sino ang tunay na debater at kung sino po ang nangangaral ng Biblia, mga kapatid, mga kaibigan. Sinasabi niya po na mga tamad po ang faith alone, na naniniwala sa faith alone. Ang tanong ko po, marami pa sana akong itatanong. Pero yun po ay ano na lang, opinion na lang, na demonyo daw ang faith alone. Mababasa po ang faith alone. Sinabi niya pa, ang magnanakaw daw may gawa. Anong gawa ng magnanakaw doon? Tinanong natin saan niya kinuha na definition ng o dictionary, yung definition niya na ang gawa ay paniniwala o pagkilo sa loob. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng gawa sa Biblia. Wala pong ginawa ang magnanakaw sa cross. He only believes on the Lord Jesus Christ. Yung babae sa Luke chapter 7 verse 50, sabi ng ni Jesus Christ, siya'y naligtas sa kanyang pananampalataya. Ephesians chapter 2 verse 8, ang taga-Epeso naligtas sa pananampalataya. Tapos sasabihin niya, merong gawa. Sinabi nga sa verse 9, hindi sa mga gawa. Kaya dyan pa lang po mga kapatid, mga kaibigan, makikita niyo po kung sino yung talagang nagtuturo ng nasa Biblia. Paano ko po nasabi na hindi siya nagtuturo na nasa Biblia? Nasa Biblia po, nasa versikulo na verse 9 ng Ephesians chapter 2 verse 8 na hindi sa mga gawa, tapos sasabihin niya sa gawa. Ewan ko po kung ang pagiging debater niya po, ito ba ay talagang alam niya kung ano ang debate?
Kasi dapat po inigate niya ang position ko, inigate niya yung mga premises ko, pero wala, napunta sa Bible alone, yung mga tanong niya sa taon kung kailan tinuro ang faith alone. Hindi po ganun ang tunay na pag-dedebate, mga kaibigan. Ngayon, ano po ba yung pananampalatayang patay na sinasabi ni Apostol Santiago? Ang pananampalatayang patay po, ito yung nagsimba ka ng umaga, pag-uwi mo, nasinggero ka pa rin, nagsusugal ka pa rin, na nambababae ka pa rin, na nalalaki ka pa rin, yun po ang patay na pananampalataya. Hindi po nagbubunga ng mabubuting gawa. Ngayon, sino po ba ang tunay na mayroong gawa? Marami po tayong makikita dyan. At ang baptism po, masasabi po natin sa awa ng Panginoon, tinuturo po sa amin na bilang kami ligtas, mayroong pananampalataya gumawa ng mabuti. Hindi po para maligtas. Bakit? Dahil sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, hindi sa ating sarili. Ito'y regalo ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ako po ay sumali sa ganitong gawain, debate, para po maikalat sa mundo na ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8. It is the gift of God. Regalo, libre. Yung gumagawa po ng regalo, yung nagbibigay, hindi yung bibigyan. Ang gagawin mo lang po sa binibigay ng Diyos na regalo ay tanggapin. Kaya kung si kayo po ang nakikinig, hindi pa kayo ligtas, mga kapatid, mga kaibigan. Gusto ng Diyos na kayo'y maligtas. 1 Timothy chapter 4 verse 2. Gusto po ng Diyos na ikaw ay maligtas, mga kapatid. Kaya tanggapin mo ang regalo. Si Hesus Kristo ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya ngayon. Kausapin mo ang Panginoon, tanggapin mo siya sa iyong puso bilang tagapagligtas. Kasi walang kabuluhan po itong debate na ito na mag-away-away, magbabangayan kung hindi ka po ligtas. Ano po, sinasabi niya sila daw ay tayo ni Kristo. Ang tanong, ang simbahan ni Kristo sa Biblia ay ligtas. Ang ligtas. Oh, kaya wala po siyang na-debunk, hindi niya po na ng aking stand, hindi niya po na-debunk ang mga premises. Therefore, sa logic po, pag po ay always magiging tama kung kayo po ay matalinong nakikinig. Yung tinatanong niya mga taon, mga ano, hindi po ganun. Kaya alam niyo, ang tunay na kaligtasan po ay Kristo matatagap. At pag ikaw ay tunay na sumampalataya, merong pagbabago sa iyong sarili. Kung ikaw ay lasinggero, hindi na ngayon. Ganun po ang kaligtasan. Ganun po ang kaligtasan na binibigay ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At purihin po ang Panginoon. Maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang ating debate, mga kapatid, between Baptist and Catholic patungkol dito sa topic na faith alone, mga kapatid. So gusto ko muna silang bigyan ng time, magpasalamat sa lahat ng sumusuporta, lahat na nag-comment. Meron tayong 1,891 comments. Ito na ata yung pinakadaming comments sa kasaysayan ng debate para sa akin. Meron tayong halos 200 plus viewers at iba talaga tong dalawang to. Sana hindi pa ito last. Gusto ko munang bigyan sila ng time magpasalamat. Unahin natin si Bro John Brian. Bro, salamat ka muna, bro. Nakamute ka, bro. Una-una po, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at ako po ay nakasabak sa ganitong gawain. Actually po, hindi po ako talaga debater online. Ano po? At maraming salamat po rin po sa mga sumusuporta sa akin, mga kapatiran, na tumulong po at sumusuporta po sa panalangin para po mabuo ang itong gawain. Maraming salamat din po sa ating moderator, Brother Rasha, sa Tama, Patas, at Maginoo po na pag-moderate sa amin. Nagpapasalamat din po ako sa aking kausap, San Rio. Salamat. Hindi po ay magkaibigan, pero nga lang sa pananampalataya po ay kailangan nating pag-usap. Okay, meron ka bang mga program, bro? Baka gusto mong mag-promote sa mga manonood natin. Meron ka bang mga ano ba yan, pages, YouTube channel o ano-ano pa man yan? Wala po akong YouTube channel, kaya nga po sabi ko, first time ko po sa mga ganitong usapan online. Okay, so siguro kung meron silang iba pang tanong, pwede silang magtanong kay Brother John. At I think si Brother John din ay connected kay Pastor Rian Fuentes. Si Pastor Rian Fuentes, meron niyang live sa kanyang profile, Pastor Rian Fuentes Apologetics at yung tawag doon, YouTube channel niya. Suportahan niyo yung iba din Baptist. Meron podcast yung Baptist sa akin, ha, si Pastor
Alexander Santos ng Baptist every Monday, Wednesday, and Saturday at 12 noon. Siguro soon gagawa na din si John yan. Alam ko merong gagawa ng mga ganyan na mga content, religious, So, sunod natin si Sanreo. Bro, paki-unmute muna. Pasalamat. Ayon, I would like to thank first God for guiding us and guiding me especially sa paglalatag ng doctrines of the Catholic Church. I would like to say also thank you for those people who pray for me na mailatag ko yung nang maayos ang presentations ko. Sa ating isang magiting at masigasig na moderator, kay Kuya Rasha, maraming pong salamat. Sa pinaka-cute action na nakalaban ko sa debate, kasi usually mga matatanda nakakalaban ko, kay JB Legayada, thank you, ang cute-cute mo talaga. At sa lahat po ng mga Katoliko at mga Protestants na nakiisa at naging bahagi ng aming presentations regarding sa paglalatag ng aming paniniwala at doctrine sa aming mga simbahan, nagpapasalamat po ako sa inyong mga suporta po sa amin, sa mga nanood, sa mga nasa comment sections. Sa lahat po ng bashers ko, pagpalain kayo ng Diyos. At ipopromote ko lang po sana na ako po ay nagla-live presentation sa page ni Kuya Jando, Jando page. Ako din po ay dumedebate dito naman po sa platform ng Rasha TV. At meron din po ako na YouTube channel, Sanrio TV. Hindi po ito monetize, ha? Hindi po lang po akong nakukuhang sahod dito. At sa lahat po ng mga nag-subscribe sa YouTube channel ko, maraming salamat. Sa lahat ng mga Katolikong nagtatanggol sa akin at nananatili sa tabi ko, maraming salamat sa lahat ng mga nagdasal at naniniwala pa rin sa akin sa kabila ng marami akong kapintasan. Maraming pong salamat sa inyo lahat. At pagpalainawa tayo ng Panginoon at nagpapasalamat ako sa bumubuo ng Rasha TV. Dahil kung hindi dahil din sa inyo sa pagsuporta nyo kay Kuya Rasha, hindi mabibigyan ng pagkakataon ang bawat tao na maihayag ang kanilang saloobin kung ano ang kanilang mga inaral at natutunan sa kanilang mga kinaaniban. At sa lahat po ng mga nakakalaban ko naman ng mga Protestants, never ko pong minaliit ang inyong mga kakayahan. Pare-pareho tayong nag-aaral, pare-pareho tayong napupunan, pare-pareho tayong naghihirap. Nagkataon lamang, magkakaiba lamang tayo ng latagan kung paano natin ipagtatanggol ang pananampalataya doon sa kinaaniban natin. Once again, ako po si Sanrio, ang founder ng Ave Maristella, Catholic Defender, at sa bumubuo ng Ave Maristella, hello, shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Okay, thank you din. Gusto ko nang pasalamatan yung mga star sender natin. Si Turila Rodeline, at saka si Sister, sino pa tong nagbigay ng star sa akin. Maraming salamat, ha, sa nagbigay ng stars natin. Si Mian Dizon, maraming salamat sa pagbibigay ng stars. At sa mga bagong followers natin dyan sa Facebook, maraming salamat din. At kung gusto nyong sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin directly or maghamon man sa ating mga debatista. Nandito si Brother John ng Baptist at si Brother Sanreo ng Catholic, at pwede nyo akong gawing mediator sa inyong pag-usap, mga kapatid. At gusto ko lang i-promote yung ating YouTube channel, Rasha TV, mga kapatid. Search nyo lang sa YouTube at Rasha TV Group. Nandyan ako lagi. Diyan ako nagpo-podcast at dito sa aking profile ko na yung debate, mga kapatid. So maraming salamat sa pagtitiwala. At again, Rasha TV ay isang platform, mga kapatid, para dito natin ihayag yung ating pananampalataya. In neutral ito, mga kapatid. Even I am a Catholic, mga kapatid. At I hope na suportahan nyo. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out.